Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruel. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa pakikisalamuha ng lolo ko sa pamilya na hindi ko alam at hindi ko maisip na may lahing aswang. Baligagayahin ko po ang ibang sender niyo na point of view po ng aking lolo Tiloy ang pagbabahagi ng kwentong ito para mas ramdam natin na siya ang naghahayag ng kanyang sariling karanasan. Simulan na natin to. Hati ang paniniwala ko noong mga kapanahunan na ito sa mga aswang. Dahil nga sa makarinig ka lamang ng tik-tik o wak-wak sa gabi, aswang na umano yon. Pero kahit papano, iniisip ko pa rin na pwede din naman mga ibon lamang yun, diba? O di kaya panike. Marami naman tayong mga panggabing hayop na gising sa gitna ng dilim. At kung kailan lahat ng mga tao sa paligid ay natutulog na. Pero kahit papano, ito din ang nagbibigay sa akin ng rason para matakot na huwag nang maglalabas ng gabi na magdala ng kahit na anong pwedeng maging panangga para sa mga ganitong nilalang. Etcetera, etcetera. Pasaway akong bata. Matigas ang ulo. Lumaki ako sa lola ko dahil sa magulo ang mga magulang ko noon. Merong magkakabalikan, magkakahiwalay. Hanggang sa nagkakalayo sa isa't isa. Kaya naman ang pagiging bulakbol ay daladala ko na para makuha ang atensyon nila. Nagsimula ang lahat ng ito, Sir Seth. Nang mauso yung mga kalapati-kalapati na yan. Yung mga kabarkada ko ay meron, mga kalapating alaga nun. Nagpaparamihan sila, nagngangayawan o tinatawag na namimihag ng iba. Ako, wala akong kahit ano gawa ng, wala naman akong pera nun eh. Kahit anong hingi ko sa lola ko ay laging mas maiging ang mga manok na lamang umano ang bantayan ko. Sa sobrang inis ko sa lola ko noon, kagad akong naghanap ng mapagkikitaan. At wala akong ibang pinuntahan noon kundi ang tindahan sa barangay namin na pag-aari ng isang matandang si Aling Celia. Nakiusap ako noon na baka may alam siya na pwedeng pangangamuhan. Nagmakaawa talaga ako noon, Sir Seth. Siguro dala na rin ng pagkadispirado. Nasabi ko pa noon ang rason kung bakit nga ako naghahanap ng trabaho. Nung sinabi ko kay Aling Celia ang tungkol sa parte na buti nga at hindi ako nagnanakaw, tila ba napaisip ang babae noon? Pagkatapos noon ay tinuro niya naman ako sa isa sa mga kamag-anak niya. Pinsan niya na babae na sugarol. Marami daw alam na racket yan kaya hindi nawawalan ng pantaya sa mga nilalaro nito. Naabutan ko siya sa Madjongan, si Aling Landa. Nung una, inis na inis pa ito dahil baka daw malasin siya pero nang marinig niya na naghahanap nga ako ng trabaho, aba, nanlaki ang mga mata nitong sinabi sa akin na bukas daw. Sasama niya ako sa kabilang bayan, sa isang barangay na may kakilala umano siya doon na nagpapahanap. May bonus daw siya kapag nakahanap siya. Ako na umano ang bahalang makipagnegosasyon sa sweldo sa mga ito. At ako na rin ang bahala kung hanggang kailan ako doon. Basta, huwag daw akong gagawa ng hindi maganda at ikakapahiya niya. Pagka-uwi ay dali-dali ako nagpaalam kay Lola noon. Nagpaalam hindi para humingi ng permiso niya kundi para lamang ipaalam ang plano ko. Tinanong pa ni Lola noon kung ano-ano na naman ang iniisip ko. At nahihibang na ako. Pero sabi ko naman,
17 anyos na ako. Niwala nga akong magandang kapalaran sa eskwela. Kahit sa bukid ay wala akong ambag. Sa ganoong edad ay mga barkada ko pa rin ang iniisip ko. Kaya sabi ko total wala naman akong perang pambili ng pang-alaga sa kalapate. Mangangamuhan na lamang ako. Sa madaling salita, Sir Seth, hindi ako napigilan ni Lola. Ganun yan si Lola. Hindi talaga siya namimilit. Hindi namimigil. Mahal ko yung Lola ko. Pero noong mga panahon na yun lamang talaga siguro ay dala na rin ng pagbibinata at kapusukan. Nadadaig ko si Lola. Hindi din naman namimigil si Lola. Kasi mula naman nang sila na ni Lolo, halos si Lolo na ang nagdidesisyon sa bahay. Siya ay sunod-sunuran lamang kaya naman noong pumanaw si Lolo. Parang bahala na lamang lagi ang moto niya. Umagang umaga pa lamang, nagsisermon na ang Lola ko. Sabi ko naman sa kabilang bayan lamang naman at uuwi din ako kapag nakapag-ipon na ako sa luho ko. Ewan ko ba, Sir Seth? Siguro dahil noong mga panahon na yun ay wala kang gadgets na pagkakaabalahan. Kaya kung anong mga nauuso sa barkada o sa lugar mo, kaiinggitin mo kung wala ka. Nagkita kami ni Aling Landa sa may crossing sa amin. Meron na pala siyang kinupar o nerentang tricycle na maghahatid sa amin sa may bayan na yon. Hindi ko lang alam pero siguro aabutin din kami ng kalahating oras sa biyahe. Partida, takbong bus pa yung tricycle at walang traffic sa daan. Medyo inabutan na rin kami ng tilaok ng manok bago makarating doon. Naglakad kami paloob. May manakanakang bahay na simentado. Pero mas lamang ang mga kakahuyan at ang lupang daanan. Bagamat hinawan na lupa ay makikita mong may bakas na mga gulong ng mga four wheels doon. Kung nakarating na kayo sa mga hindi pa na-develop na parte ng Cavite at Batangas, ganun na ganun ang pagkakadescribe ng lugar noong mga panahon na ito. Hanggang sa nakarating nga kami sa bahay na ito. Malawak ang lote. Maganda ang latag ng damo. Merong isang sasakyan doon, Pajero. Pagmamay-ari ng pamilyang papasukan ko. Nga pala, tawagin na lamang natin ang pamilyang ito sa pamilyang Ason. Katunog ito ng tunay na apelyido nila. Ang pagkakaalam ko ay marami-rami silang kamag-anak noon na mga nakakapasok sa pag-aabugasya at koneksyon sa Kapitolyo. At talagang may kaya pero kakaiba lamang din sila. Ang naisip ko na lamang ay baka ganun po talaga ang pakiramdam kapag nakaharap ka na sa pamilyang mayayaman. Hindi tulad ng sa amin, di ba? Pumasok kami sa malaking main door. Sa unang tingin ay napakasimpleng tingnan ng bahay na ito. Yung sala, may marmol na sahig, o kung ano pa. Pagkapasok namin ay sinalubong kami ng isang matandang kasambahay na tawagin na lamang nating Nanay Aseng. Dinala kami papunta sa lamesang kainan. Dalawa ang lamesang kainan na yon. Isang malaki na siguro para sa pamilya at isa sa may mababang baitang na kainan na maliit lamang. Isang partisyon ng paderang pagitan nun. Una ay pinakilala muna kami. Pagkatapos ay tinanong ako ng konti ng padre di pamilya ng mga Ason. May dalawa silang anak. Nung dumating kami ay tinawag lamang ito nila Nanay Aseng doon sa kwarto nila dahil hindi pa nakakalabas sa mga ito. Pero pagkatapos noon ay tinanong kami kung kumain na. Bagamat hindi mo makikitaan na kumakain ang agahan ng pamilyang yon. Kitang-kita mo sa hapag ng malaking lamesa ng mga Ason ay may nagsasarapang mga makatas na karne. O kung tawagin pa sa panahon ngayon, hamunado. Natakam ako noon dahil kahit na sabihin na lamang nating malamig ang mga ito o kinain pa noong hapunan,
Puro masasarap tingnan. Pinabalik kami sa kusina. Mukhang magkakilala si Nanay Asing at Aling Landa. Si Aling Landa na medyo makapal ang mukha ay nagsabi nga na meron bang pang-almusal nun. Habang nililibot ko ang tingin ng bahay at naghihintay na ihain ni Nanay Asing ang pagkain. Alam mo yung pakiramdam na para kang nasa shake, rattle and roll. Ganun ang datingan. Pagbalik ni Nanay Asing, napakamot ako ng ulo. Yung takam ko sa karne na kinakain ng mga ason. Hanggang dun na lamang dahil nakita kong pritong tuyo at ininit na bahaw at sabaw na may kamatis lamang ang inihain ni Nanay Asing para sa amin. Pero ganun pa man, wala naman akong magagawa kasi ang pinunta ko naman talaga doon ay ang makaipon para lamang sa kalapate, diba? Bilang lamang ang itinurong parte ng bahay sa akin, Sir Seth. Ang labas kung saan ako maghahardinero. Ang loob naman mula sa salas. Sobrang nakakalito na parang puzzle yung loob na pwede kang mawala pag mali ka ng pinasukan. Napakaraming pasikot-sikot at makikitid na daan nun. Na para bang taguan ng mga panahon ng Kastila. Parang maze kung ganoon. Pero hindi naman na ako pinapasok ni Nanay Asing doon. Nakikita ko lang. Hindi naman umano kailangan. Magsibak ng kahoy, mag-gardening, magwalis sa bakuran, magtanggal ng mga tuyong dahon, maglinis sa isang kusina, maghugas ng pinggan kung kailangan. Take note ha, isang kusina. Siguraduhin ko rin umanong sarado ang mga gate at pangunahing pintuan bago ang gabi. Yun lamang ang trabaho ko. Wala na akong gagawin pa o kakalikutin sa bahay na yon. Bukod sa lamesa o kainan namin at isang kusina. Ang tinatawag pa ni Nanay Asing na kabilang kusina, tanging ang pamilya ason lamang umano ang nakakapunta nun. Siya na ang bahala doon. Sa labas din ng tulugan ko malapit sa garahe. Matapos kuhain ni Aling Landa ang bonus niya sa pag-recruit sa akin ay nagpaalam na ito. At sinabi niyang siya na daw ang bahalang magsabi sa lola ko na nasa maayos lamang akong kalagayan. Dadaanan niya umano ako linggo-linggo kapag may oras siya. Akala ko, yun na yun lahat. Yung paalala ni Nanay Asing. Pero meron pa pala. Dagdag pa ni Nanay Asing, kapag umaga ay huwag masyadong maingay. Dahil gusto ng pamilyang ason, natahimik ang paligid nun. Kapag gabi naman, sabay kami ni Nanay Asing na maghahapunan ng mga alas 6 at bago pa man pumatak ang alas 8. Nasa labas na kami. Nakasarado lahat ng pintuan na papasok sa bahay. Manatili na lamang umano ako sa quarters ko. Bahala na kung makikinig ako ng radyo o magpapaantok lamang. Yun lang. Lalabas lamang din daw ako sa umaga kapag gigisingin na ako ng matandang kasambahay na yon. May arenola naman din ako sa loob ng kwarto. At kung palikuran lang ay katukin lamang siya kung makikigamit ako. Hindi masyadong naglalabas ng umaga ang pamilya. Ang unang kain nila sa araw, halos tanghalian na. Nakakasabay naman kami. Malumanay silang tingnan at kinakamusta naman nila ako nang walang mabigat na pakiramdam. Pero kaswal lang ang mararamdaman mo sa kanila. Yung tipong nakikipag-usap ka sa merong pinag-aralan. Kapag maghahapon na, saka sila aalis akong minsan ay may naiiwan sakay ng Pajero. Tapos gabi na rin kong uuwi. Paminsan-binsan bago mag alas 8. Kung minsan naman nararamdaman kong dumadating sila pero antok na antok ako. At kung minsan hindi na namin naaabutan yon. Dahil tulog na ako at nasanay na akong matulog ng maaga. Sa isang linggo,
Ganun ang routine. Lingguan ang sahod ko kaya noong nakuha ko ang unang bayad. Sabi ko, aba, hindi na lang pala kalapati ang maisip kong bilhin dito. Dito na ako nagtanong kay Nanay Asing kung wala pa silang boy sa bahay dati. Sabi naman ng matanda, meron pero umaalis din dahil, ay nga, sideline lang talaga ang ginagawa o hinahanap ng mga yon. Pero nasa isip ko, paanong sideline eh, sagaan ng trabaho? Okay na okay ako dito. Makalipas ang 2 linggo, naisipan ko munang magpaalam ng 1 araw para sana bisitahin si Lola. Wala naman akong naging problema na pinayagan nun. Natuwa naman si Lola na okay ako. Binigay ko sa kanyang ibang sahod ko nun. Hindi ko akalain, Sir Seth, na sa pagbabalik ko sa bahay ng mga ason, unti-unti kong madidiskubre ang kababalagan sa pamilyang yon. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba o ikakasisi kung bakit pa ako uminom ng kape ni Lola. Magaling gumawa ng kape si Lola. At ito palagi ang iniinom namin ng mga pinsan na tito ko kapag sumasama ako sa mga trabahong kailangan ng magdamagang puyatan. Dahil sa na-miss ko yon, uminom ako noon sa hapon bago ako muling nagpaalam kay Lola para bumalik sa bahay ng mga ason. Nung gabi na yon, 8:00, 9:00, 10:00, pabalikwas lamang ako ng higa sa may kwarto ko at hindi talaga ako makatulog. Natatawa na lamang ako dahil nga naalala ko yung tapang ng kape ni Lola. Sa pagitan ng mga oras na ito, mga pasado 9:00 siguro nang maramdaman ko na dumating ang pamilyang ason. Pero hindi nila pinatay ang sasakyan. Pumasok ang mag-iina at ang padre di pamilya ay muling bumalik at umalis. Mag-aalas 11 naman ang muli kong marinig ang pagbabalik ng sasakyan nun. Sinilip ko ito sa maliit na siwang ng bintana at nakita ko ang padre di pamilya nila na bagamat nakapantalon, wala na itong polo. Nakasando na lamang ito at suspender nun. Umikot ito sa likuran ng sasakyan. Binuksan. Pagkatapos ay meron itong hinatak na sako. Kita ko na parang hirap ang padre de pamilya pero hindi ko alam, Sir Seth. Nasa isip ko noon, lumabas kaya ako para tulungan pero para bang napasok ang boses ni Nanay Asing sa utak ko habang sinasabi niya mga katagang, huwag ka nang lumalabas kapag lalagpas ang 8:00. Kahit na anong mangyari. Pinatay ni Mr. Rason ang kotse. Tuloy-tuloy na hinila ang sako nun. Hindi ko alam. Babalik na lamang sana ako sa pagkakahiga dahil naisip ko na baka mga kung anong pinamili lamang yon sa palengke. Pero nang makita kong biglang may gumalaw doon at nakarinig ako ng boses na tila gustong sumigaw o ungol na para bang may takip ang bibig, napadalawang isip ako. Namamalikmata lamang ba ako, sabi ko, o namali ako ng pandinig doon? Tao ba yon o hindi? Sa pagkakataon na yon, pinalagpas ko na muna si Mr. Ason na makapasok sa loob ng bahay nila. At mga ilang minuto pa ang lumipas ay dahan-dahan akong bumangon at lumabas. Umikot ako sa gilid ng bahay. Laking pasasalamat ko lamang talaga noon na wala silang alagang kahit na anong aso o hayop. Kaya malaya akong nakakapaglakad-lakad sa paligid ng bahay na yon. May narinig akong ingay. Hindi ko alam kung saan patungo o galing pero sinusundan ko lamang ang direksyon nun. Gaya nga ng sinabi ko, Sir Seth, hindi ko alam ang pasikot-sikot sa loob kaya naman kahit na sa ang parte ng pader, hindi ko alam kung ano yung parte ng bahay na yon.
Susunod pa sana ako sa ingay na naririnig ko na tila umiiyak o umuungol noon. Nang marinig ko sa loob ng bahay yung boses ng padre di pamilya na ang sabi, "Gisingin mo nga si Aseng. Linisin yung kalat sa labas." Tila ba kinakausap nito yung misis niya? Doon ay dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto ko at nahiga nun. Mas lalo akong hindi madalaw ng antok. Naalala ko pa na sa susunod na araw pala ay mamalengke kami ni Nanay Aseng. Maya-maya pa, naramdaman ko na may naglalakad sa gilid ng kwarto ko. Pagkatapos ay merong anino na sumilip sa bintana noon. Medyo pasara ang bintana ko noon tapos umalis ito. Nang nawala na, sinundan ko ng tingin yon at nakita ko si Nanay Aseng. Naglilinis sa likod ng padyero. May pinupunasan siya gamit yung basahan na mayroong tubig sa may batya. Hanggang sa inuunti-unti ang ibang mantsa sa sayag ng papasok ng bahay na kung hindi ako nagkakamali, ay mantsa galing sa hinatak na sako ni Mr. Ason. Napaka-weirdo. Ano ba talaga ang trabaho ni Mr. Ason? Isa ba siyang mga ngaso o ano? Kasi parang buhay na hayop yung laman ng sako eh. Kaya ba laging halos puro karne na masarap ang ulam nila? Magdamag akong hindi nakatulog sa madaling salita. Hinantay ko na lamang nakatukin ako ni Nanay Aseng para umalis na kami. Ang unang bungad niya pa sa akin habang binabaybay namin yung papuntang palengke. Napuyat ka ba? Hindi ka ba nakatulog? Titig na titig ito sa akin at sobrang kaba ko. Sinabi ko na lamang na nasobrahan nga ako ng tulog kako. Pagdating sa palengke, inutusan na ako ni Nanay Aseng na maghiwalay kami ng direksyon para mabilis makapamili. Ako sa gulayan at siya naman sa isdaan. At habang naglalakad ako palayo kay Nanay Aseng, narinig ko na merong nagtatawag sa akin noon. "Psst, Toy! Toy!" Binilisan ko yung lakad ko sa takot na kung sino yon. Hindi ko alam kung bakit ako napaparaning. Siguro kulang sa tulog. Pero pagdating ko sa maraming tao, naabutan niya ako. Isa itong lalaki na may hawak-hawak pa na gulay na kung hindi ako nagkakamali, ay isa sa mga tindero sa bukana ng palengke. Masama ang titig nito sa akin. Lumingon pa ito, at siguro nang makasiguradong wala si Nanay Aseng noon, nagsabi ito ng, "Stay in ka ba kasama yung matanda kanina sa pamilyang pinagtatrabawan mo? Mag-ingat ka, Toy, ha? Umalis ka na habang maaga pa. Habang hindi pa ikaw yung kinakatay." Sabay lakad nito sa kabilang parte ng mga taong pasalubong sa akin at balik sa dati niyang pwesto. Dahil sa kuryosidad, at syempre natakot din po ako sa pinagsasabi ng lalaking yon, sinundan ko ito. At nang makita kong bumalik ito sa pwesto niya at makumpirmang nagtitinda, bumalik muna ako saglit sa may pwesto pa ng ibang nanggugulay at bumili ng nasa listahan namin. Matapos noon, nagkita kami ni Nanay Aseng. Nagkasalubungan kami sa gitna ng palengke. Habang palabas, hindi ko inalis ang titig ko sa lalaking nakapwesto sa may bukana noon. Yung lalaking bumulong sa akin. Ganun din, panay, lingon at tingin ito sa akin noon. Hindi ito nakatakas sa tingin ni Nanay Aseng. At pagkakuway nilapitan nito yung lalaki at ang sabi nito, "Uy, Kaloy, ikaw pala yan. Kamusta ka na?" Nagmano naman itong tinawag niyang Kaloy na parabang
nakipagplastikan lamang dito kay Nanay Asing. Mabilis lamang yon, sabay alis. Muli kong nilingon yung kaloy at nakita kong umiiling ito. Napansin ako ni Nanay Asing na siya namang bigla ning singal sa akin at sabi nito, "Huwag akong masyadong magkakausap ng kung sino sa lugar ng palengke. Lalo na umano yung kaloy na yon." Dati umanong trabahador na mga ason yon, kagaya ko, at umalis gawa ng sinto-sinto at kung ano-anong pinagsasabi. Pinasukan umano ng hangin sa utak. Tuloy-tuloy na kaming nakauwi. Bilib na bilib din ako kay Nanay Asing dahil sa lakas nito, kahit na may edad na. Mas kinakaya niya pa yung bit-bit namin kaysa sa akin. Eh, ano kayang sekreto ng matanda ka ko? Pagka-uwi ay ginawa ko na ang nakagawian. Noong umaga na yun ay nakatulog ako. At nagising na lamang ako ng mga bandang tanghali na nung ginising ako ni Nanay Asing para magtanghalian. Kagaya ng normal na tanghalian sa bahay ng mga ason, umikot ang ilang oras at kinahapunan nga ay umalis na naman ang pamilyang to. Muli kong tiningnan ang itsura ni Mr. Ason. At talaga naman, Sir Seth, sobrang kalmado at maayos tingnan. Tipikal na mayaman. Kung unang kita ay hindi mo talaga pagdududahan. Matapos kong masara ang tarangkahan ay agad akong pumanik saglit sa kusina. Nasalubong ko pa si Nanay Asing at meron itong iniutos sa akin na mga kailangang buhatin sa kusina na yon. Babanyo lamang umano siya dahil sa sumakit ang tiyan nito. Habang may inaasikaso, biglang pumasok sa isip ko na gawin ang hindi dapat. Pumunta ako sa kainan namin. Tapos ay sa kainan ng mga ason. Malinis ang lamesa nila noong hapon na yon. Sa bawat kanto, palibot sa sala ay merong mga lusutan. Makikitid na parang mga eskinita. Isa lamang ang sinisigurado ko. Yung mga lusutan na yon ay hindi kabilang yung kwarto dahil pansin ko naman na merong pasilyo na may mga magandang disenyo na may mga pintuan. Marahil andun yung mga kwarto ng pamilyang yon. Sumiksik ako sa isa sa mga makikitid na lusutan. Apat yon. Una kong napasukan ay yung parang maliit na kwarto na madilim pero may mga nakatayong ribulto doon. Yung kasing laki ng mga ribulto sa simbahan. Dali-dali akong bumalik sa labas. Pumasok ako sa isa pang makitid na lusutan. At napasigaw na lamang ako sa sarili ko ng bingo. Nang makitang ito ang sinasabing kusina. Malawak ito. Pero hindi kaaya-ayang tingnan. Kasi sir, mas maganda pa yung kusina kung saan ako nalalagi. Purong semento at finishing lamang ito. Merong isang maliit na bintana sa taas banda ng kusinang yon. Nadaig mo pa talaga ang preso. May lababo. Malawak na lababo. At ang hindi ko maintindihan ay merong sementadong lamesa sa gitna na naka-finishing din. Para itong altar sa simbahan. At ang hindi ko masikmura ay yung nakakasulasok na amoy sa loob nun. Kulub kasi talaga ang lugar. Nagdalawang isip pa nga ako kung ito ba talaga ang sinasabing isa pang kusina. Pero bago umalis ay meron akong napansin. May mga sako sa isang sulok nun. Sakong nagpapaalala sa akin ng daladala ni Mr. Ason noong nakaraang gabi. Bumalik na ako kaagad at kinabahan dahil baka maabutan ako ni Nanay Asing sa loob. Nakarating naman ako sa kusina na wala pa siya. At matapos makapagpunas ng pawis ay lumabas na ako at naririnig ko na nasa banyo pa ito at nagbubuhos.
Doon kaya niluluto ng mga ason yung masasarap na karning nakikita ko sa may hapag nila. Niminsan kasi ay hindi ko nakikitang si Nanay Asing ang nagluluto nun. Magkasama kami minsan mag-asikaso ng kainan. At tanging kainan lamang namin ang nakikita kong niluluto niya sa kusina kung saan pwede ako mamalagi. At paminsan-minsan ay napupunta siya doon sa sinasabing kusinang yon. Kinagabihan, dala ng kuryosidad, hindi ulit ako natulog pero sa pagkakataon na ito, bago pa man mag-alas 8 ay nakauwi na ang pamilyang ason. Naabutan pa nila akong gising sa kadahilan ng naglinis pa ako ng garahe. Pero ayos lang yon. Dali-daling pumasok ang magpamilya sa kanilang bahay. At kung ikandado nila ang harap at patay ng ilaw nun, akala mo talaga matutulog na mga ito. Habang papalapit ang alas 8 ng gabi nun, napapansin kong andun si Nanay Asing sa may harap ko at nakatitig sa akin. Binabantayan ako tapos sinasabihan na tapusin ko na umano ang nililinisan ko. Ako naman, dinalian ko na lamang at nangatapos na ako. Hinayaan niya muna akong makapasok sa quarters ko bago siya tuluyang umalis at pumunta sa sarili niyang pahingahan. Alas 10. Alam ko ang oras dahil dinig ko sa anunsyo ng radyo noon. Meron akong narinig na yabag sa labas ng quarters ko. Nakiramdam ako. At gaya ng nangyari noong una ay meron akong naulinagang sumisilip noon. Pero sa pagkakataon na ito, naaamoy ko siya. Para siyang lasing o nakainom tapos sumuka. Kahit na hindi buo ang pagkakabukas ng bintana ay pumapasok ang amoy na yon. Nakarinig ako ng isang malalim na paghinga. Pagkatapos ay narinig ko yung yabag ng papalayo na kung hindi ako nagkakamali ay naglakad ito papunta sa may sasakyan. Narinig kong bumukas ang pintuan ng sasakyan na yon. Sumilip ako. Si Mr. Ason. Nagbukas ng tarangkahan. Bukas ang pintuan ng driver's area. Sabay pasok nito. Andar ng sasakyan. Umalis at hindi na sinara ang gate nun. Tandang-tanda ko ang suot niya. Nakapolo. Lagi naman ito kapag umaalis. Dinadalaw ako ng antok pero sobrang sensitibo ng pakiramdam ko noong gabing yon. Konting kalabog o galaw lamang na nagmumula sa labas. Napapadilat ako. Noong mag-aalas 11 na ay pinatay ko ang radyo dahil wala nang tumutugtog doon. 5 minuto. 10 minuto. 15 minuto. Muli kong narinig ang tunog ng Pajero. Pumasok ito sa pwesto niya sa garahe. Bumaba si Sir Ason. Naka-t-shirt na lamang ito at suspender. Sinara ang gate at kagaya ng nakita ko noong nakaraang gabi, may binaba at hinatak itong sako na naglalaman ng kung anong gumagalaw at nagwawala. Matapos niyang maipasok ang bagay na yon ay naghintay pa ako ng ilang minuto kung lalabas ba si Nanay Asing para maglinis pero hindi ito lumabas sa quarter niya. O nga naman, kasi walang nagkalat na lilinisin o mantsa. Muli, dahan-dahan akong lumabas ng quarter ko. Binaybay ko ang gilid ng bahay papunta sa kung saan ako huling pumwesto. Lumiko sa kanto papunta sa likuran. May mga tambak doon, mga goma, mga kung anong mga kahoy na parang ginawang apakan. May mga hagdan na nagkakapangan na ng mga baging.
May mga tela o punit na mga tela na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nakita ko ang maliit na bintana. May mumunting ilaw doon sa loob na yon. Hindi ako nagkakamali. Ito ang isa pang kusina na pinusukan ko. Base sa pagkakatanda ko sa itsura ng bintanang yon. Ito yung parte din na hindi sa akin pinapapuntahan ni Nanay Asing. Tambakan lamang umano itong likuran na ito at hindi ako pwedeng malagi o gumawi dahil baka may ahas o magagalit ang mga aswan. Pero noong oras na yon, hindi ako nagdalawang isip na lumapit. Pero dahan-dahan dahil ayaw kong gumawa ng kahit na anong ingay na siyang magiging dahilan para marinig at malaman nilang ako yon. Meron akong naririnig na ingay sa loob. Dalawang uri ng tunog. Ang isa ay tunog ng nagpupumiglas o nagwawala na alam kong tao nun. Ang isa ay tunog ng magkahalong taong para bang sinasapian. Hinihingal ito ng malalim at boses na pabulong pero may kasamang angil. Nanlalaban. Naghanap ako ng tungtungan kung saan pwede kong maabot ang maliit na bintana na yon. Meron akong nakita pero natatakot ako gawa ng nakatabi ito sa may hilera ng lumang yero. Baka mamaya, diba? Tumunog pa. Pawisan akong dahan-dahang umatras at bumalik sa gilid ng eskinita. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa may kwarto ko. Ano kaya ang meron doon sa kusina na yun, no? At bakit parang katayan ng tao? Kahit natakot na takot, at siguro sa kakaisip ay nakatulugan ko ito. Nagising ako sa pagkatok ni Nanay Asing. At mula nang magising ako nung sumunod na araw ay mas marami na akong napapansing kakaiba noon sa pamilyang Ason. Pati kay Nanay Asing na alam ko sa sarili kong hindi lamang dala ng paranoia. Kapag umaalis ang pamilya, sa likod ng Pajero ay laging may inilalagay si Padre de Pamilya na sako. Kapag dumadating naman ng mga ito, ang anak, madalas ay nakatakip ng panyo ang buong kanang kamay. Puting panyo ito na mansyado ng kung anong kulay pula. Kapag umaalis naman sa gabi ang Padre de Pamilya, pagbalik nito, madalas putikan na ang gulong ng kotse at may mga pagkakataon na merong mabigat na kung anong isang sako na sulido ang laman na binibitbit si Nanay Asing pasakay sa Pajero na ayaw ipabuhat sa akin. Sa magkahalong kuryosidad at paranoia, tumiyempo ako, Sir Seth. Isang hapon ay wala na naman ang pamilya. Umalis si Nanay Asing. Nagpaalam ito sa akin na may bibilin lamang umano. Kapag ganitong pagkakataon, kinakandado ng matandang kasambahay ang lahat ng pasukan ng bahay. Kaya walang sino man maski ako ang makakapasok pero hindi naman yun yung pakay ko eh. Nang alam kong wala na si Nanay Asing sa parameter ng lupain, dali-dali akong lumabas at dumiretso sa likod gilid ng bahay kung nasaan ang bintanang yon. Hinatak ko yung ginawang patungan na parang hagdan. Siguro sa dating gumawa o nag-renovate ng bahay. Inilapit ko ito doon sa may gilid ng bintana. Umakyat ako at sinilip. Sakto. Saktong-sakto lamang ang level ng mga mata ko para makita ang lahat sa loob nun. Malinis ang loob, gaya ng nakita ko noong pasukin ko ito pero kahit papano ay alam kong merong mali. Naisip ko noon, makakatsyempo din ako.
Natapos ang hapon, ang hapunan. Pumasok ako ng kwarto at ganun din si Nanay Asing. Dumating ang pamilyang Ason. Nagmatsyag ako ng mga ilang gabi hanggang sa mangyari ulit ang gabing umalis si Sir Ason. Pagkatapos mahatid ang pamilya niya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na naman ito. Hinintay ko ulit ang mga ilang minuto matapos itong pumasok. Saka ako pumanhik sa likurang parte ng bahay. Dahan-dahang umakyat sa may inilagay ko sa likuran. Dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang nakita ko, Sir Seth, ang masasabi kong nagpatroma sa akin na halos bumaliktad ang sikmura ko. At kung hindi lamang ako nakakabalansi ng maayos ay siya pang rason ng muntikan ko ng ikahulog sa pinapatungan. Alam kong hindi ko kayo makukumbinsi lahat maski ikaw, Sir Seth, pero sa may simentadong lamesa sa gitna ng kusinang yon ay isang katawan ng tao. Katawang kulang-kulang na ang parte. May butas sa parting kan ng tiyan na kung hindi ako nagkakamali ay sa may parting atayon. Nakabalik ko ang isang parte ng paa na halatang balina. At ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang dilat na mata ng bangkay na ito. Habang merong dalawang nilalang na parang mga taong lobong, may maninipis na balahibong kinakamay lamang ang pagwarak ng katawan na iyon. Ang iba, ninunguya. At ang iba ay inilalagay sa may palanggana na para lamang nagkakatay ng isang hayop. Hindi ako nagtagal doon. Dahil sadyang umikot talaga ang paningin ko sa hilo, Sir Seth. Dumapa ako sa kinapapatungan ko. Maluha-luha na pinipigil na umiiyak. Naalala ko ang sinabi sa akin ng tendero ng gulay sa palengke. Na umalis na ako. Habang hindi ako ang kinakatay ng pamilyang yan. Pawis ang lumalabas sa katawan ko pero daig ko pa ang nakapasok sa may ref habang nakahubad. Dahil sa lamig na pumapasok sa loob ng katawan ko na dahilan ng panginginig-nginig ko nun. Paupo sandal ako sa pader habang binabagtas ko ang daan pabalik sa kwarto ko. Nibibig ko, Sir Seth. Hindi ko mapigil sa pagkanga. Hindi ko matikom na ang laway ko ay tumutulo na. At kahit mismong ang laway na yun ay hindi ko malunok o maibalik sa lalamunan ko. Kahit na ata pati hangin na sinisingop ko, may lasang hindi kaaya-aya na binabalik ng tiyan ko palabas noon. Daig ko pa ang lasing na nahilo sa biyahe na merong sakit. Pagkapasok ko sa may kwarto, napansin kong hindi na ako makahinga. At sa arenola ay hindi ko napigilang sumuka noon. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Nanginginig, nangangatog. Kahit natakip na takip ako ng kumot puong magdamag ay tulala lamang akong tinititigan ang pintuan at pintana. Habang hawak-hawak ko ang nag-iisang tubo na nakalagay sa ilalim ng higaan kong matagal na. Ewan ko kung nababaliw ako pero ang nasa isip ko nun. Kahit na sino pa ang papasok sa kwarto ay papaluin at tutusukin ko ng tubo na yon. Madaling araw na nang may masmasan ako. Wala akong tulog. Dito sa unang pagkakataon ay naabutan ko ang pagising ni Nanay Asing. O ang tanong, natutulog nga ba? Nakita ko itong lumabas na merong daladalang supot at isang maliit na parang banik. Nakarolyo yon. Diretso itong lumabas ng gate ng bahay, Sir Seth.
palayo ng palayo. Alam ko talagang malayo itong naglakad kasi tanaw ko pa ito. Pero makailang minuto pa lamang ang lumipas ay napaliyad ako sa gulat nang marinig ang katok niya sa pintuan nun. At ang sabi nga ay gumising na ako. May kakaiba din talaga kay Nanay Asing, no? Muli akong nakaramdam ng takot at nginig. Wala pang liwanag nun. Wala pang araw. Takot na takot akong lumabas. Maya-maya pa ay binalikan ako ni Nanay Asing. Sinagot ko na lamang ito na masama ang pakiramdam ko. Hindi naman ito nag-react ng mali o kung ano. Ang sabi ay lumabas na lamang umano ako at kung gusto ko daw ba na gawan niya ako ng lugaw noon. Wala na akong gana noon pero nung marinig ko pa ang sabi niya na may natira pa umanong giniling na karne, parang babaliktad na naman ang sikmura ko sa pandidiri noon. Saan galing yan eh? Wala naman kaming biniling giniling eh. Nung totally na magliwanag na, saka ako lumabas. Kukuha pa sana ako ng rake panglinis ng mga dahon nang mapatingin ako sa malaking bintana na katabi ng main door. Andon si Mama Son. Nakatingin sa akin. As in tayong-tayo ito na parang nakakita ng pagkain. Nung napansin niyang nakipagtitigan ako sa kanya, kumaway na lamang ito at naglakad papalayo dun sa bintanang yon. Nung sumikat na ang araw at nakaramdam na ako ng init galing dito, para na akong nabuhayan ng loob nun. Nagpaalam ako kay Nanay Asing. Sabi ko kung pwede ay uuwi muna ako kay Lola. Ang dinahilan ko, namimiss ko na ito. Parang homesick ang pagkaka-explain ko doon. Dinerecho ko na din sila na sinabing baka hindi na ako magtrabaho kasi nag-iipon lang naman ako para sa luho ko. Kita ko sa mukha at pagtango ni Nanay Asing na naiintindihan niya ako. Na parabang hindi na ito nagtataka. Ang sabi niya lamang sa akin, Sir Seth, basta siguraduhin ko daw na malinis ang quarter ko o kwarto at wala akong maiiwang gamit na pag-aari ko doon. Magtatanong pa sana ako kung kailangan kong magpaalam sa pamilyang Ason pero ang sabi niya, siya na daw ang bahala sa akin. Pinaalis ko lamang ng hapon ang pamilya. Saka na ako nagpaalam kay Nanay Asing. Ang sabi nito, ipapadala niya na lamang umano kay Aling Landa ang sahod ko. At bago ako umalis ay nagsabi ito ng mga katagang, para bang nananakot, Sir Seth? Ganito ang pagkakasabi niya noon. Basta iho, tandaan mo ha, alam ko at ng pamilyang Ason kung saan ka nakatira. Diretso akong naglakad pagkatapos kong narinig yon at hindi ko na ginawa pang lingunin ang bahay o mansyon na ito. Sa jeep, pauwi sa amin. Nakaramdam ako ng kaluwagan. Pero alam kong sinisinat pa rin ako noong mga panahon na yon. Pero okay na yun kako. Pagkarating ko sa bahay ni Lola, napansin kaagad ni Lola ang pagkalamya ng katawan ko. Pinagluto niya ako at nabuhayan lamang ang dugo ko sa katawan ng luto niya. Humagod talaga sa lalamunan ko hanggang sa tiyan ko yon. Bukod sa natatakot ay hindi ako palakwento kay Lola, Sir Seth. Kaya hindi ko sinabi ang kung ano man ang nadatnan ko sa bahay na yon. Pero dahil alam ni Lola ang tungkol sa pamilyang yon o sa angkan ng mga yon, na mga kilala nga at bantog na mga mayayaman, ang naitanong na lamang sa akin ni Lola ay, totoo bang dalawa ang kusina nila, kagaya ng iba nilang kaanak? Nakayuko kong sinagot si Lola sa tanong niya. Opo, Lola. Dalawa ang kusina nila. At nakita ko ang pinagkaiba ng dalawa.
basta isang para sa mga bisita o kasambahay. At isa, para lamang talaga sa pamilyang nakatira sa mansyon na yon. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramil, Tubong Bohol. Bali itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento namin patungkol sa isang angkan ng mga aswang sa lugar namin. Mula sa mga lolo at lola ko hanggang sa makarating sa henerasyon ko. Bagamat angkan, ipofocus ko po ang kwento sa isa sa mga miyembro ng angkan na ito. Natawagin na lamang natin sa pangalang Aning Lupe. Nang maabutan ko si Aning Lupe sa kabataan ko, isa na ito sa pinakamatanda sa baryo namin. 80 anyos na ito noong mga panahon na ito. Bagamat sinasabing aswang nga ang matanda ay hindi mo na ito makakatakutan pa sa kadahilan ng kahit naglalakad, nakakatayo at malakas pa ang pakiramdam at memorya. Para bang konting ihip mo lang sa kanya, matutumba na siya. Kapag gabi ay nakakatuwaan din si Aning Lupe dahil makikita mo itong magdamagang nakikitagay pa sa mga manginginom nun. Pag nadadat na nila itong gumagala at naglalakad ay niyayaya nila ito. Kagaya na lamang ng isang gabi, naalala ko pa nang minsang sumama ako kay tatay na mag-inuman kila Ninong. Ang tindahan kasi nila Ninong ay malapit sa bukana ng ilog. Andun pa ang kalaro ko na anak din ni Ninong nun. Nagpaalam naman si tatay kay nanay na isasama nga ako at nang makapaglaro. Alas 7 nun, andun kami sa Pangpang. Pinakamataas na po ito na bahagi ng Pangpang na parang bangin na at may bakod kasi malapit po doon yung bahay nila Ninong. May nakita kaming matanda noon na nakaupo habang naglalakad. Medyo hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, Sir Sal, pero alam niyo yung nakasquat na upo siya pero humahakbang. Tuloy-tuloy niyang ginagawa yun hanggang sa ilog, sa tubig, patawid sa ilog na yon, at pagkarating niya doon sa kabilang Pangpang kung nasaan kami ay ganun pa rin yung ginagawa niya. Natakot kami ng kababata ko at syempre, agad kaming tumakbo papunta kila tatay sa tindahan na nagiinuman. Pagkarating namin doon, etong kalaro ko ay nagsumbong sa kanyang tatay na parang inaatake daw ng pagiging aswang si Aning Lupe. Agad kaming sinabihan na huwag maingay. At maya-maya pa nga, andyan na si Aning Lupe. At ang nakapagtataka, Sir Seth, hindi siya doon umakyat sa Pangpang gaya ng huli naming kita sa kanya. Doon siya lumabas sa may kawayanan. Ang isa pa kasing talagang mapapatanong ka ay kung bakit at kung ano ang ginagawa niya sa kabilang Pangpang nun. Gawa ng kasing lugar lang din namin naman yung bahay nila. Malapit-lapit pa nga. Aning Lupe, tama ng pang-aaswang. Halika, tumagay po muna kayo. Sabi pa ni Ninong. Tumawa naman ang matanda at ang sabi nito. Nako, retired na ako dyan. Wala na akong panlasa sa hilaw na karne. Gulay-gulay na lang. Malapit ko naman na ipasa ito. Sabay tawanan nun. Hindi mo alam kung sinasakyan lamang ni Aning Lupe ang pagbibiruan pero syempre, matatakot ka pa rin, diba? Ikaw ba naman, ginawa ng panakot sa iyo si Inang Lupe noong bata ka pa? Sino ba namang bata ang gustong malapitan siya sa weirdo niya rin galawan, diba? Nung palalim na yung gabi, nauna nang nagpaalam ang Aning Lupe. Pumasok ulit ito sa may kawayanan.
Pailing-iling na lamang sila tatay at ginawang biro na nagre-retiro din pala mga aswang. Sabay utos naman ni Ninong na itabi ang basong pinagtunggaan ng matanda. Ayon pa sa aking ama, matagal na rin naman daw talaga natahimik na si Aning Lupe. At kung may makikita ka mang kababalagan sa kanya, ay kapag minsang makikita mo siyang gumagalaw ng kakaiba. Katulad na lamang noong nakaraang araw na dumaan ang tiyuhin ni Ninong sa bahay nito. Nakita niya umano ang matanda na nakatayo sa bubungan ng bahay nito, nakatitig sa kanya, at nang sabihan niya kung ano ang ginagawa doon. Bigla umano itong pahiga na nagpatihulog sa bubong na siya namang ikinasigaw ng nakakita. Lumagabog pa nga umano ang binagsakan noon. At nang lumabas ang bunsong anak at sabihan si Aning Lupe na kung ano-ano naman ang pinaggagawa niya, natawa lamang ang matanda tapos ay tumayo na parang walang nangyari noon. Ay naman kina lolo at tatay, nang bata-bata pa si Aning Lupe, madalas itong saktan ng yumao niyang asawa. Madaling araw pa lamang maririnig mong nabubulabog na sila lolo noong mumunti pa lamang ang nakatira sa barangay namin. Hindi dahil sa gusto lamang manakit ng mister nito, kundi dahil sa pang-aaswang nito ni Aning Lupe. Isang halimbawa na ay ang nangyari umano noong dekada 80. Itong yumaong asawa ni Aning Lupe ay kabarkadang barkada din naman nila lolo. Isang gabi, habang nagiinuman ng nagkakabarkada, merong binata silang kabarangay ang humahangos na tumatakbo sa grupo nila lolo noon at asawa ni Lupe na tawagin na lamang natin sa pangalang Tabo. Manong Tabo, si Manang Lupe po, nahuli sa kabilang barangay. Ani ng binata. Napailing na lamang ang asawa nito at tinanong kung nasaan na ito. Nakatakas daw. Ayon dun sa kwento, gawa ng ang kabilang barangay noon ay merong malapit na tawiran papunta sa bukana ng bayan kung nasaan ang mga makalumang paanakan o laing inon. Hindi naman alintana dito kay Manong Tabo ang pagwawala-wala ng misis sa kalaliman ng gabi kapag inaatake ito ng pagiging aswang. Pero palagi niya itong pinagsasabihan na huwag nang manggambala ng taga-ibang barangay o kung ano pa, dahil baka mamaya, patayin siya. Pero ito nga, Sir Seth. Ilang araw nang pabalik-balik si Aning Lupe nang hindi alam ni Manong Tabo sa lugar na yon. Nung hapong nahuli si Aning Lupe, ang pagkakaalam ni Manong Tabo noon ay nasa bahay nila ito. Dahil nung umalis siya para makipag-inuman ay nakapagpaalam pa ito sa asawa niya. Tatlo umano sa buntis noon ang humihilab na ang sikmura sa laing ina yon at tila ba manganganak na doon sa lugar. Ngayon, takang-taka naman ang mga bantay ng laing in sa kadahilan ng kahit na merong bakod bago ka makapasok sa paanakang yon ay may pasilip-silip na aso sa bintana. As in, yung taas na mga paa nito ay nakasalampak sa pader at nginungudgod yung ulo sa may bintana na para bang hinahawi nito yung pantakip noon o pangtabon doon. Ilang beses na rin itong sinisita at kapag nilalabasan ng mga taga roon ay bigla na lamang itong mawawala. May paliwanag ko lamang, Sir Seth, na hindi katulad ngayon. Ang mga laing inoon ay gawa sa kugon at swerte na lamang kapag may mga matitibay na kahoy na haligi. Maya-maya pa, sumigaw ng malakas ang isa sa mga manganganak na buntis. Ang buong akala ng mga nagbabantay ay lalabas na ang bata pero nang datnan nila ito sa higaan niya, nakaharap ito sa may bubungan. At ang bubungan na gawa sa kugon ay butas na. Meron dong babaeng nakapasok na ang ulo at kabilang balikat at braso na
pilit pumapasok at inaabot ang tiyan ng babaeng yon. At ang babaeng nasa taas ng bubungan, walang iba kundi si Aning Lupe. Bantog eh, sino bang hindi makakakilala sa kanya? Sumakto namang kamalas-malasan na may paparating pang manganganak noon at kitang-kita nila ang nakadapang matanda sa may bubungan. Hinatak ito sa paa ng kalalakihan at kinaladkad umano palabas ng paanakan at ibinalandra sa kalsada kung saan mabilisang dumagsa ang mga tao. Hinatak nila ito palayo doon sa may tawiran hanggang sa makarating sa kabilang barangay. Nagmakaawa si Aning Lupe na paalisin na siya at doon na nga siya nakita ng mga binatang taga sa amin. Saglitan lamang umano yon dahil nang mabitawan at nakatayo ang matanda, bigla na lamang itong tumalon, gumapang. E padilim na nun. Hinabol pa ng mga taga roon pero daig pa nito ang alupihan na mabilis na lumusot-lusot sa kakahuyan hanggang sa mawala. Wala na umanong imik si Manong Tabo noon. Nagpasalamat na lamang ito sa binata. Tinanong pa nila lolo kung hindi niya hahanapin ang asawa pero umiling lamang ito na para bang alam na niya ang susunod na mangyayari. Makalipas pang isang oras, may mga taga-kabilang barangay na sumugod na sa bahay nila Aning Lupe. Pero napigilan naman sila ng mga alagad ng barangay namin. Pati na ang kapitan gawa ng wala naman talagang makapagsasabi kung aswang nga ba talaga ito. At saka isa pa, wala silang nadatnan na Aning Lupe doon. Hanggang sa sumapit ng gabi, nagsialisan na mga ito. Si Manong Tabo naman, nandun pa rin nakikipag-inuman. Natapos ang inuman nila. At nung magmamadaling araw na nga, narinig nila tatay ang sigaw ni Aning Lupe. At nang silipin nila ito, kita nilang itinatali ito ni Manong Tabo habang hinahataw ng hinahataw noon. Hinihila niya ito pauwi sa bahay nila. May kalakasan si Aning Lupe. At ayon pa kila tatay ay kapag gusto nitong makalayo sa hataw ng kanyang asawa, tumatalon ito ng napakataas at ilang segundong nakalutang sa hangin bago bumalik ang mga paa nito sa lupa. Sa tuwing hinahataw naman ito ng asawa niyang hindi din naman kalakasan ay dadapa at maglulupa sa ito sa lupa habang umiiyak na parang bata. Madalas umano yon at nakasanayan na rin nila hanggang sa hindi na naulit at pumanaw na nga itong si Manong Tabo. Hanggang sa ito na ang pinakakaranasan namin kay Aning Lupe. Tag-ulan noon. Nang madalas si Lolo ay tumutulong para sumundo ng manghihilot o manggagamot sa kabilang ibayo. Nitong mga panahon kasi na ito, ay madalas nang natutumba si Aning Lupe. Nawawala ng malay. Namumutla ng isang oras at hindi humihinga. Ilang beses nang diniklarang patay pero pagkatapos lamang ng isang oras na yon, gigising ito, hihingi ng tubig. Nung kapanahunan din kasi na ito, Sir Seth, kapag may namamatay talaga ay ilang oras pa ang gugugulin mo para makuha ng punerarya ang katawan ng namayapa. Kung hindi ako nagkakamali, mga tatlong beses na nadiklarang patay at iniyakan itong si Aning Lupe. Nabuhay ulit. Sa huling beses nga na nangyari ito, may naging kakaiba na sa mga mata niya. Naninilaw ang kabila na parang paguhit yung itim. At ang kabila naman ay namumutla na parang katarata. Kapag sinusumpong ito ng gabi, namamawis ito ng ubod sa langsang malangis na pawis. At ayon pa kay Lolo at Lola, bigla na lamang magsisitayuan ang buhok nito na kasing tigas ng walis tingting
na hindi mo magawang linisin o ayusan. Pero sa mga normal na araw naman na nagpapahinga lamang ito at humihiga, mabango ito. Tapos ay napakalambot ng buhok na kahit punas-punas lang at bihira maligo ay madulas ito at magandang suklayin. Hanggang sa isang hapon, nag-away-away yung magpamilya, yung mga anak at apo nila Aning Lupe. Noong una, dapat ay sila-sila lamang ang nag-uusap noon, pero bigla na lang nagwawala at umalis ang pinakapanganay. Ayon sa mga nakasaksi sa usapang yon, may ayaw daw manahin ang panganay na anak. Kung ikaw talagang inosente, mapapaisip ka. Mana na yun eh. Maliban sa utang syempre, yung ibang manang ari-arian eh talagang tatanggapin mo, diba? Yun naman pala Sir Seth. Ang gusto nilang ipasaluna sa panganay na anak ay yung meron kay Aning Lupe, para manahimik na ito. Syempre, hindi naman matatanggap ng panganay ang pagiging aswang na saluhin, diba? Sabi pa nga nito, paano na lamang ang mga anak at ang asawa niya? Hindi nga umano siya lumaki sa poder ng mga magulang para makaiwas at umuwi lamang para makita ang mga huling sandali ni Aning Lupe. Tapos ganun pa. Pagkatapos doon, nung padilim na, saglit na tumahimik lamang ang bahay. At maya-maya pa Sir Seth, nagkakagulo na naman sa kadahilan ng bigla na lamang nawala ang katawan ni Aning Lupe. Noong mga pasado alas 8 na ng gabi ay tumulong na rin kami sa paghahanap kasama na yung mga tanod at ang kapitan. Kasama ko noon yung mga pinsan ko na ang isa ay tanod pa. Maya-maya pa, bigla na lamang nagkagulo sa isa sa mga nalalayong bahay sa barangay namin. Narinig naming humihingi ng tulong doon. Dali-dali naman kaming tumakbo. May isa pang grupo na pumunta doon at pagtakbo namin doon, meron kaming nakasalubong. Well, hindi naman totally nakasalubong, pero sabihin na lamang natin na nasa kalsada kami o trail na daanan papasok doon sa kaloob-loobang nag-iisang bahay na yon. At sa gilid ng trail na yon ay bakante at madamong lote. Habang palapit kami sa loobang bahay, ay siya namang takbo ng itim na baboy na may mga mahabang hita noon doon sa may damuhan, palayo sa bahay na ito. Napakabilis noon na inabot pa ng ilang segundo bago namin nakita ang padre di pamilya ng bahay na yon, na tumatakbo at may hawak na malaking kawayan na ilang dipa. Manong Ingo, anong nangyari? Nakawala ba yung baboy nyo? Sigaw ng isa naming kasama. Hindi baboy yun! Wala kaming baboy! Aswang yun! Ang bilis ng loko-loko! Nung naalala ni Mang Ingo ang mag-ina niya, ay tumakbo siya pabalik na siya namang sinunda namin. Nakita namin si Aling Pasing na akap-akap ang kanyang tatlong buwang gulang na sanggol. Umiyak ito. Ang nangyari pala Sir Seth, mga ilang minuto bago namin narinig ang sigawan, nilagay lamang nila sa tinatawag na kuna o yung higaan ng sanggol sa probinsya ang bata. Hindi naman nalalayo sa kainan nila dahil sa tulog ito. Sinamantala nilang kumain mag-asawa nun. Maya-maya lang, bigla silang nakarinig ng malakas na tunog na para bang may kung anong mabigat na hinahatak. At kasabay nun ay ang pag-iyak ng sanggol nila. At nang lingunin nila ito Sir Seth, kitang-kita nila mula sa bintana na ilang metro naman ang layo sa higaan ng sanggol, na yung kuna na yon ay hinahatak palapit sa bintana ng isang babaeng walang saplot, nakatakip ang buhok sa mukha.
Mabuti na lamang, Sir Seth, at makikitaan mo kahit papano na parang nagdadalawang isip pa umano ito na kunin yon. O para bang kinakalaban yung sarili. Nang makita ni Mang Inggo na halos bugahan na niya ng tulo ng laway niya ang kanilang anak, napatakbo na napahiyaw si Aling Pasing. Agad na sinipa ni Mang Inggo ang sliding ng bintana na siyang saglit na kinaipit ng nilalang na yon. At nang makita niya na unti-unti itong umiitim at tinutubuan ng balahibo na parang namamayat ang katawan para pagkasyay ng sarili palabas sa bintana kung saan siya naipit nun, kinuha niya ang panara ng pintuan nila na kawayan at hinampas ito ng buong lakas sa mukha na siyang ikinahiyaw nito na parang iyak umano ng baboy nun. Nakalabas ito at dito na nga din tumakbo si Mang Inggo. Tumalon ito sa bintana at hinabol niya itong nilalang na ito. Manghang-mangha si Mang Inggo dahil yung takbo nun ay gamit na umano yung apat na paa. At doon na nga naman siya naabutan na hinahabol ito pero malabo na itong mahuli nun. Marahil mapapaisip kayo, Sir Seth. At marahil may idea na kayo kung sino ang posibleng may kagagawan ng nangyayaring aswangan noong gabing yon. Matapos ang ilang oras na paghahanap, alas 11 nang makita ang katawan ni Aning Lupe na nakahiga sa may sagingan. Bagamat nanghihina na at malapit ng malagutan ng hininga, naiuwi pa ito ng nakakita. Napahiga pa sa higaan ito kung saan siya nagkaroon ng huling paalam sa mga kaanak. At bago pa man sumikat ang araw, nalagutan na ito ng hininga. Ang kamatayan ni Aning Lupe ay hindi naging katapusan ng usap-usapan tungkol sa aswang sa lugar, tungkol sa angkan niya. Bagamat maraming nag-isip na siya ang umatake sa sanggol, pero ang ipinagtataka ng mismong mag-asawa na nakilamay sa matandang yon ay kung bakit wala itong bakas na kung anong sugat o kahit na ano na tinamaan ng hampas. Dahil ayon dito kay Mang Inggo, sigurado siyang pulido ang pagkakatama niya sa matandang yon. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang araw sa pagkalibing ni Aning Lupe, meron kaming napansin sa huling gabi ng burol niya hanggang sa araw ng libing at mga ilang gabi pa. May isang may edad na babaeng nakaitim nun ang sumama sa burol at sa libing na merong magaang mukha at may nakatapal na dahon doon at nakatali o nakabenda ng kung anong pinunit na tela. Nakapikit din ang isang mata nito sa tinamaan o sa namagang parte ng mukha. Hindi man namin mapagdudugtong noon kung napano yon at kung sino. Pero nang malaman naming kapatid ito ni Aning Lupe at nabalita ang nagsimula ng magkaroon ng kababalaghan sa barangay kung saan ito nakatira, naisip namin ang posibilidad na hindi kaya ito yung sumalo ng mutya at ang sumugod sa sanggol sa isang bahay sa barangay namin. Hindi si Aning Lupe, kundi siya. Kasi sa pagkakaalam ko, Sir Seth, si Aning Lupe ni minsan ay hindi nantalo ng sarili niyang kabarangay. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Albert. Nakatira ako sa isang probinsya sa bandang Kahilongguan. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar na pinangyarihan mismo ng kwentong ibabahagi ko.
Sa kadahilan ng kailangan ko po kasing protektahan ang lugar sa dami ng natatanggap naming pangbabash mula sa ibang lugar. Kesyo kami raw ay nakatira sa lugar ng mga aswang na mamamatay tao umano ang mga residente at kung ano-ano pang kwento na sa totoo lang ay wala namang katotohanan at nakakainit lang talaga ng ulo. Palagi kong naririnig ang mga kwentong kababalaghan ninyo sa tuwing nagpapalipas ako ng oras sa bahay. Kapag may day off, ang inyo kaagad na channel ang aking hinahanap para malibang sa pakikinig. Marami namang iba pero bukod po kasi sa nagagandahan ako sa boses nyo ay may mga nakukuha akong aral sa bawat kwento at mas lalong lumalakas ang loob kong ibahagi itong mga nalalaman ko. Na-inspire ako sa dami ng mga nagpapadala ng kwentong katatakutan sa inyo, Sir Seth. Kaya naisip ko na ding ipadala ang kwentong kababalagang meron ako na naging karanasan naman ng aking Lolo Abet noong siya ay binata pa lang. Dito sa Iloilo, isang kilalang tao ang ama ni Lolo Abet. Isa po kasi siyang kung tawagin natin ay mang-uukit. Ang kanyang talento ay kumakalat na sa aming buong lugar noong araw kaya marami ang nagkagusto sa kanyang talento. Kaya niyang gumawa ng mga intrikadong disenyo sa isang aparador, sa mga upuan, mesa at kahit na anong klaseng muebles na kahoy kung saang pwedeng merong ukitan. Madalas siyang imbitahan ng mayayamang tao sa kani-kanilang bahay para gumawa ng mga bagay na may magagandang imahe. Malaki ang ibinabayad sa kanya kaya kahit papano, nagkakapera sila na siya namang ginagamit nila doon sa araw-araw na pangangailangan. Noong mga unang araw daw kasi nila ay taghirap noon at tinitiis na lamang ang 2 beses na pagkain sa isang araw. Sa kagaya ni Lolo na may kalusugan, sa awa ng Diyos ay madali siyang gutumin. Ang nanay ni Lolo Abet ay isang masahista. Karamihan sa kanyang mga suki ay napagsasabihan niya ng tungkol sa talentong meron ng kanyang asawa. Dahil dito ay madalas maimbitahan ng mga suki ng nanay ni Lolo Abet ang kanyang ama para mag-ukit ng muebles sa kanila. Nakakatuwa nga ang kanyang mga gawa ay naipapadala pa sa ibang bansa. Ang nangyayari ay nakilala din ang tatay ni Lolo Abet doon, kaya naman mas lalo silang sinuwerte sa paghanap buhay. Bale, kapangalan ko po pala si Lolo, Sir Seth. Albert din ang kanyang pangalan. Pero nasanay na akong tawagin siyang Lolo Abet dahil yun naman ang palayaw niya. Kapag nagmamasahe ang nanay niya sa kabahayan na lola ko sa tuhod, isinasama siya nito at pinaglalaro kasama ang mga anak na mayayamang amo ng kanyang ina. Hindi naman kasi mapili sa kalaro yung anak ng amo ng lola ko sa tuhod na yon. Binibigyan pa nga niya ng mga damit at laruan si Lolo nung araw. At sa katunayan niyan, ilan sa mga matitibay na laruan niya ay ipinamana niya sa akin. Kapag nagmamasahin ang kanyang ina, saka naman nakikipagkita si Lolo Abet sa kanyang mga kalaro. Bali, 4 silang magkakaibigan noon at nag-iisa lamang ang babae. Dito niya nakilala si Rose. Edad 10 lamang sila nang makalaro ni Lolo Abet si Rose sa isang bahay ng amo ng lola ko sa tuhod. Maganda si Rose. Kahuwig po siya ni Gloria Romero. Medyo morena nga lang umano siya at hindi naman katangkaran. Ayon sa pagkakakwento sa akin ni Lolo Abet, makulit na klaseng bata si Rose. Mahilig siya sa mga panlalaking mga laro at madalas pang nananalo. At dahil dito ay naaagaw na ni Rose ang atensyon ni Lolo noon. Ang babae kasi hindi naman maarte. Sa katunayan niyan, mas komportable pa siyang maglaro kahit naaalikabukan na at wala namang malaking issue iyon sa kanya. Palagi na silang magkasama at minsan nga kinukulit na raw ni Lolo ang kanyang nanay na umalis na sila para magmasahe. Sabi naman ng lola ko sa tuhod, huwag siyang masyadong magtitiwala sa mga taong kailan lamang niya umano nakilala.
Hindi niya daw alam ang lihim na mga ito. At baka dumating ang panahon na masaktan lamang siya. Kaya naman ginagawa ni Lolo Abit ang lahat para huwag nang magduda sa kanya ang lola ko sa tuhod nun. Mula nun, naging pasimple na ang mga galaw ni Lolo. Nakikipaglaro na siya kay Rose pero malayo sa mga mata ng lola ko. Sabay silang lumaki hanggang sa tuluyan nang ang maging dalaga at binata nun. Hindi siya nagmamayabang pero may itsura po yung lolo ko. May laing Espanyol kasi ang mga ninuno namin. Kahit ilang beses siyang ibilad sa tirik na araw ay hindi naman siya umiitim. Namumula lang. Habang tumatagal, mas lalo raw nahuhumaling sa taglay na kagandahan ni Rose si Lolo Abet. Alam niyang napakarami ang nagbabalak manligaw sa dalaga kaya palagi siyang nakadikit dito. Hindi niya lubos maisip na yung dating sipunin at makulit niyang kaibigan ay isa ng napakagandang bulaklak ngayon. Minsan, nagpaalam si Lolo Abet sa mga magulang niya na gusto niyang ligawan si Rose. Natuwa ang kanyang mga magulang na nagbibinata na raw ang kanilang anak. Pero hindi nila gusto ang katotohanan si Rose ang napupusuan ng binata nila. Ang kwento nga sa akin ni Lolo, kung hindi lamang sila nagkaproblema ni Rose noon, baka hindi raw ako nag-exist. Baka ibang apo raw ang meron siya ngayon pero hindi niya naman pinagsisisihan na ako ang kanyang naging apo. Sa madaling salita, Sir Seth, ayaw ng mga magulang ni Lolo Albert kay Rose. Pero ayaw din naman nilang sabihin ang dahilan. Dahil dito ay nakaramdam ng pagre-rebelde si Lolo Abet sa kanyang mga magulang. Naging matigas ang kanyang ulo at palasagot na hindi nagustuhan ng mga ito. Dahil sa nangyari, naranasan ni Lolo Albert ang maging tambay. Hindi na siya nag-aaral ng mabuti at palagi pa siyang nakikipagbasag ulo. Hiyang-hiya ang kanyang mga magulang sa lahat ng kabulastugang pinaggagawa niya noon. Kinausap nila si Lolo Albert at pinagsabihang ayusin ang buhay niya. Hahayaan umano nilang ligawan niya si Rose sa kondisyon na huwag silang sisisihin sa huli. Ano man ang mangyari. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin, Sir Seth. Naging mabait bigla si Lolo. Humingi siya ng kapatawaran sa mga taong na argabyado niya at nag-aral siya ng mabuti noon. Sa pagkakataong yon, niligawan na niya si Rose na makalipas lamang ang ilang buwan. Biglaan na lamang tumamlay. Ilang beses niya umanong tinanong ang babae kung may problema ba ito, na sinasagot na lamang naman ng iling at pananahimik. Sa pagkakaalam ni Lolo Abet, ang mga magulang ni Rose ay nakatira sa liblib na probinsya, sa parte ng Aklan. Hindi pa siya nakakapunta kahit minsan sa Aklan dahil may kalayuan na ito sa aming lugar. Pero minsan, pinangarap niyang sumama kay Rose papunta doon. Ang problema nga lang, ayaw siyang pasamahin ni Rose. Ilang beses niyang tinanong kung bakit pero basta na lamang itong bumubong halit ng iyak sa tuwing nababanggit ang tungkol sa lugar ni na Rose. Ang kanyang nalalapit na kaarawan nga ay naging pribado dahil maski si Lolo Abet ay hindi niya inimbita. Ang mas nakakalungkot pa, nagtapat ng pag-ibig si Lolo Abet kay Rose pero hindi nito tinanggap. Sa halip, nagpaalam ito na uuwi muna sa kanilang lugar dahil ang 18 kaarawan niya ang pinakamahalagang okasyon sa buhay niya. Nalungkot si Lolo at umiyak pero hindi siya nagalit kay Rose. Siguro, nabigla ang babae sa kanyang ipinagtapat. Nakikita na kasi siya nito bilang isang kaibigan. Kaya ang magkaharap sila bilang isang binata at dalaga ay bago siguro sa paningin ni Rose. Umalis ang dalaga ng walang kahit na anong ipinangako sa kanya. Nang huli silang magkausap, nagtapat sa kanya si Rose na
Mahal na mahal umano siya ng babaeng ito. Pero hindi sila pwedeng magkatuluyan. Marami silang pwedeng makalaban kapag ipinilit nila ang pagmamahalan sa isa't isa. Kaya kahit masakit sa parte ni Lolo Abet, ay tinanggap niya ng buong puso na kahit kailan ay hindi na talaga sila magkakatuluyan. Ang babae na kasi ang pumutol sa katiting na pag-asang hinahawakan niya noon. Umalis si Rose nang wala nang kung ano pang mga bagay na pwedeng ipakita kay Lolo bilang patunay na may patutunguhan pa ang nag-aalam na damdamin nila. Palaging sinasabi ng babae na ginagawa niya lang daw ang lahat ng ito para na rin kay Lolo Abet dahil gusto niyang manatili itong ligtas sa lahat ng pagkakataon. Makalipas lamang ang ilang araw, bumalik umano si Rose sa amin. Matamlay at kakaiba na kong kumilos. Ni hindi na nakikipagtitigan at mailap sa mga tao. Para bang hindi na siya ang dating Rose na nakilala ni Lolo Abet noon. Batid ni Lolo na may nagbago sa babae dahil kahit ang simpleng pamamasyal nito sa bukid para manguha ng ligaw na bulaklak, hindi na nga nito magustuhan pa. Palagi na lamang nitong gustong mag-isa kaya naisip niyang kausapin si Rose at tanungin kung ano ba ang problema noon. Labis ang kanyang tuwa nang makipag-usap ito sa kanya. Pero hindi niya naman mapigilang manlumo nang malaman niyang gusto na daw ng mga magulang ni Rose na magpakasal ang dalaga. Ang masakit pa roon, diniklara ni Rose na ayaw ng kanyang mga magulang kay Lolo. Wala daw kakayan si Lolo. Hindi mayaman at higit sa lahat, walang negosyo. Gusto nilang maging donya ang kanilang anak sa piling ng lalaking mapapangasawa nito. Sa katunayan niyan, may ipinakilala na itong lalaki sa kanya na kailangan niyang pakasalan at nakatakdang dumating ang lalaki sa kanilang lugar ng araw na yon. Umiiyak si Rose habang sinasabi yon. Hindi niya raw gustong saktan si Lolo. Sobrang mahal niya ito pero tila nakagapos ang dalawa niyang mga kamay dahil sa pinakawalang desisyon ng kanyang mga magulang. Kahit tila tinusok ng karayom ang kanyang dibdib ay tinanggap ni Lolo Abet ang masakit na balita. Wala naman na siyang nakakapang katiting na pag-asa kahit papano. Parang nagmamahalan lang silang dalawa pero hindi naman itinakda sa isa't isa. Aray, kahit siguro sumagi sa kanyang isipan na itanan si Rose ay wala pa ring mangyayari nun. Gayunpaman, kahit matawag na masokista si Lolo Abet ay tiniis niya ang lahat. Sinamahan niya si Rose para makilala ang lalaking mapapangasawa nito. Nagkita sila sa dating bahay kung saan nakatira ang tiyahe ni Rose na dating suki ng lola ko sa tuhod sa pagmamasahe. Napagtanto ni Lolo Albert na masyadong tahimik ang lalaking pakakasalan ni Rose noon. Mailap at parang may diferensya sa pag-iisip. Dahil dito, medyo nagduda siya ng sabihin ng lalaki na kailangan umanong sumama ni Rose sa kanilang lugar. Bilang kaibigan ay nagmalasakit si Lolo Abet noon. Sinabihan niya si Rose na sasamahan niya ito pero tumanggi ang dalaga. Anya, gusto niyang manatiling ligtas si Lolo kaya kailangan ay huwag na itong sumama pa. Naging mapilit si Lolo Abet, Sir Seth. Ginusto niyang samahan si Rose kaya walang nagawa ang babae kundi hayaan siya sa pagsama. Mula Iloilo, pumiyahe sila ng ilang oras papunta sa lugar ni Patricio, ang lalaking pakakasalan ni Rose. Nagtaka si Lolo nang sa pagdating nila sa nasabing lugar ay sinalubong sila ng napakaraming tao. Iisa ang kulay at estilo ng damit na suot ng mga ito. Kaya naman para makampante si Rose na halatang kinakabahan, siniguro ni Lolo na nasa likuran lamang siya ng dalaga. Nakilala nila ang mga magulang ni Patricio.
Mababait naman ang mga ito at mahalatang mayaman, pero may kakaiba talaga sa kanilang kilos na hindi maintindihan ni Lolo. Pero kahit ganun, kinukutuban siya ng masama nun. Gayunpaman, hindi naman siya nagpalata na may iba siyang mga bagay na napapansin. Basta, nagpatuloy lamang daw siya sa pagmamatsyag hanggang sa patuloyin sila ng mga magulang ni Patricio sa bahay. Malaki ang bahay ng lalaking pakakasalan ni Rose. Ang sabi nga ni Lolo, mayaman at mukhang hindi basta matitibag. Napakarami pang utusan na parabang nakadepende na ang lahat ng kabuhayan nila sa mga magulang ni Patricio. Naisip nga niya kung gaano ba kalaki ang pera nito sa bangko at napakarami nitong taong pinasisweldo. Sa pagkakaalam ni Lolo, hindi naman daw kilalang tao ang pamilya dahil basta na lamang itong sumulpot sa mga buhay nila at nagpakilala bilang mapapangasawa ni Rose. Iginiya sila ng mga katulong sa kanika nilang kwarto na tutuluyan. Pansin ni Lolo Abet, kakaiba ang silid na napuntahan niya. Puro kortina at parabang sinisiguradong hindi maririnig ang kahit na anong ingay mula sa labas. Kaya naman para makasigurong wala ngang masamang mangyari, pumuslit si Lolo papunta sa labas ng hindi napapansin ng mga tao sa loob nun. Patakbo siyang tumalilis papunta sa main door nang may maulinagan siyang seryosong nag-uusap. Kesyo pagsapit tumano ng gabi, kailangan nang ihanda ang altar. Kailangang bihisan ng napakagandang damit ang kanilang alay at kailangan umanong painumin ng pampalimot si Lolo bilang ritual na siya ay magiging kabilang na sa kanila. Bigla nang dumagundong ng kaba ang dibdib ni Lolo nun. Hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang gagawin para balaan si Rose dahil hindi niya alam kung nasaan ito. Ang mga taong kanilang sinamahan ay hindi mga normal na tao, kundi mga alagad ng kulto na sumasamba sa demonyo. Nanlalamig ang mga kamay na tinalunton ni Lolo Albert ang kinaroroonan ng mga kwarto. Kailangan niyang mahanap si Rose dahil delikado na umano sila doon. Napagtanto niyang hindi naman pakakasalan ng lalaki si Rose kundi iaalay sa kanilang ribultong demonyo. Marami sa mga kasambahay nagtaka at nagulat sa kanyang inaasal. Tinanong pa siya ng mga ito kung bakit niya hinahanap si Rose kayong nagpapahinga lang naman ito. Kahit gaano pa kabait ang mga taong nasa harap niya, hindi siya naniwala. Alam niyang nakikipaglaro lamang sa kanya ang mga ito at paniguradong mamayang gabi, magiging demonyo na ang mga ito at kagaya ng mga naunang biktima ay kakatayin din sila at siyang ihahain sa espesyal na okasyon. Mabuti na lang talaga at narinig niya ang plano ng mga ito. Kaya kailangan niyang ipaalam kaagad kay Rose ang masamang balak ng mga yon. Nanginginig na pinagkakatok niya ang bawat silid para lang mahanap si Rose. Kaagad niya itong nahanap sa ikatlong silid. Gulat na gulat ang babae nang mapagbuksan siya ng pinto. Buong akala nito ay kung ano na umano ang kaguluhang nangyayari kasi nga nag-iingay na ng todo si Lolo. Saglit na inikalma ni Lolo ang sarili at mahinahon na sinabi kay Rose ang mga bagay na narinig niya. Siguradong hindi ito kaagad maniniwala sa kanya pero umaasa itong sasama sa kanya ang babae sa kanilang planong pagtakas. Nagulat na nga lang sila nang makarinig ng malalakas na katok sa pintuan. Iniluwa ng pintuan ang galit na si Patricio. Sabay sabing nasa pamamahay daw sila ng lalaki pero nagagawa pa nilang maglandian. Magpapatawag daw siya ng pulis at kahit na sino pang pwedeng makahuli kina Lolo at Rose
dahil hindi pa nga sila ikinakasalay, pinagtatak sila na daw siya ng mga ito. Tumanggi si na lolo sa paratang at nagpumiglas ng tinangka siyang hawakan. Ang nangyari ay naiwan sa kwarto si Rose pero hindi na ito hinayaang makalabas pa. Ang sabi ni lolo, hindi siya umalis sa bakuran ng mga magulang ni Patricio noong gabing yon. Naganap lamang siya ng paraan para maitakas si Rose. Kahit natatakot, nanatili siya sa kanyang pinagtataguan hanggang makalipas ang gabi. Wala siyang kagalaw-galaw sa pwesto dahil pinagmamasdan niya ang mga taong noon ay abala sa kakahanda ng mga mahahalagang bagay na gagamitin din umano sa pagtitipon. Nakita ni Lolo Abit ang itsura ng nakakahindik na altar. Kung nasaan ang mga ribulto nitong may sungay, mas lalo raw siyang nahindik sa isiping niya. Ang mga bagay na nasa paligid ay hindi lamang basta-basta. Inaalayan nila dahil ilan sa mga nagsisilbi ay nakaluhod na para bang tiwalang-tiwala sila sa kanilang ribultong yon. Ilang saglit pa, napansin niya ang mga magulang ni Patricio. Nagtatawanan ang mga ito sabay sabing, kahit nawalan sila ng isang bihag ay masisiguro naman daw ang kanilang alay. Kailangan lamang nila itong asikasuhin kaagad para naman kahit papano ay maisagawa na nila ang selebrasyon ng mapayapa nun. Pero ang dibdib ni Lolo Abet ay hindi na talaga napayapa, Sir Seth. Bigla-bigla na lamang siyang kinakabahan. Ang nasa isip niya ay palaging na lamang si Rose. Kesyo ayos lamang ba ito o ligtas ba ito? Napansin ni Lolo nang maliwanag na ang kabilugan ng buwan. Naglabasan na ang napakaraming tao. Sila yung nagpakilalang katulong, trabahante at mga empleyado ng pamilya ni Patricio. Lahat sila ay may suot na damit na iisa ang kulay at itsura. Kaya naman mabilis na nag-isip ng paraan si Lolo Abit para makihalubilo siya sa mga yon. Laking tuwa niya nang lumabas siya sa kanyang pinagtataguan ay may nadaanan siyang maliit na kamalig. Maraming damit na katulad ng kasuotan ng mga nandodoon. Masama ang magnakaw pero tinapangan niyang sarili at saka nagmamadaling kuhain ang isa sa mga ito sa kanya sinuot. Mabuti na lamang at nagkasya umano ito sa kanya. Nadagdagan pa ang swerte niya nang makahanap siya ng isang punyal. Kaya nagmamadali niya itong binulsa. Nang makabalik siya sa kumpulan, nakita niya kung paano pinagkaguluhan si Rose na noon ay nakadamit ng maganda at nakagapos na. Bakas sa mukha nito ang takot pero wala naman siyang magawa kaya gayon na lamang ang kanyang pagkatensyon. Ipinahiga ng mag-asawa si Rose sa isang bato pero nagpumiglas ang babae. Kaya kaagad na lumapit si Patricio. Saka ito sinampal ng pagkalakas-lakas nun. Huminto sa pagwawala si Rose. Pero hindi napawi ang kanyang galit kay Patricio. Naririnig ni Lolo Abit ang kompronta ng dalawa. Kesyo niloko daw niya si Rose. Nagpanggap siyang isang mabuting tao sa harapan ng mga magulang ng dalaga. Humalakhak si Patricio at sinabing nalinglang lamang umanyo niya si Rose noon. Kesyo ang ginawa niya para madala ang babae doon ay parte lamang ng kanyang trabaho para makakuha ng alay. Si Rose umano ang isa sa pinakakilalang malinis na babae sa aming lugar. Kaya gumawa sila ng paraan para pagkatiwalaan sila ng mga magulang nito. Walang nagawa si Lolo Abit kundi ang matulala ng pumalahaw ng iyak si Rose. Dahil sa pagmamahal niya kay Lolo Abit kaya niya tinanggihan ang pag-ibig nito. Nagsasakripisyo siya para daw makitang ligtas ito. Pero muntikan na niya umanong
maipahamak si Lolo sa pamamagitan ng pagsasama sa lalaki rito. Nagimbal ang lahat ng makita nilang bigla na lamang nagbago ang anyo ni Rose Herseth. Ang kanyang taglay na kagandahan ay naglaho at napalitan ng nakakahindik na itsura. Yung mukhang labis na katatakutan ng mga tao. Sumagi sa isipan ni Lolo Abet ang pagiging aswang ni Rose. Sigurado umano siyang aswang umano si Rose. Nakita niya kung paano ito nagpalundag-lundag at mabilis na sinakmal ang mga taong kaya niyang abutin. Nagsigawan ang lahat ng una niyang mahablot si Patricio at galit na binutasan ng leeg nito gamit ang kanyang mahahabang kuko. Dahil sa pagkabigla, hindi na nakagalaw pa ang lalaki ng marahas na dinukot ni Rose ang puso niya. Nagsigawan naman ang kanyang mga magulang na makita ang ginawa niya kay Patricio noon. Tinangkang sugurin ng ama ni Patricio ang babae pero mas malakas ito. Galit niyang pinagkakalmot ang mukha nito at ng asawa nito. Kaya naman sa halip na lumapit si Lolo Abet sa kinaroroonan ni Rose, ay pinilit niyang manatili na lamang sa kinaroroonan. Hindi niya kayang makipagsagupa sa babaeng galit na galit at puno ng puot sa puso. Halos wala na siyang laway na nailulunok dahil sa pagkagimbal, kaya naman gumawa siya ng paraan para kahit papano ay makatulong. Bawat taong napapagawi sa kanyang pinagtataguan, binubugbog niya. Ang mga ito ay tarantang-taranta at ang naririnig na sinasabi nila base sa kwento ni Lolo. Si Rose umano ang pinadala ng kanilang Panginoon para husgahan na sila. Sa totoo lang, naisip ko, patas ang labanan. Niloko nila si Rose, kinain naman sila ng babae. Pero si Lolo, hindi niya hinusgahan si Rose kahit paman nakita na niya ang tunay na pagkatao nito. Halos naubos niya ang lahat ng tao sa loob ng villa na yon. Ang kanyang damit at buong katawan ay naliligo sa sariling dugo. Halos hindi na siya makilala ni Lolo Abet dahil sa kanyang mabangis na kilos. Tila siya isang literal na halimaw na nakawala sa kulungan. Kaya naman, nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, nanginginig itong tumingala sa langit at pumalahaw ng iyak noon. Nanginginig niyang sinabi na sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit siya pa ang tila isinumpa? Sumigaw ito at humagulgol na parang wala ng bukas. Kaya naman ang sa tingin ni Lolo Abet ay naimasmasa na si Rose. Nilapitan niya ang babae. Ikinagulat ni Rose nang mapagtanto niyang pinapanood lamang pala siya ni Lolo Abet sa buong durasyon ng pagiging halimaw niya. Napuno siya ng pagkapahiya, galit, lungkot at puot sa naranasang kamiserablihan. Anya ay wala na siyang mukhang maihaharap kay Lolo Abet. Hindi sila bagay. Tao si Lolo, samantalang siya isang halimaw. Nagmamakaawang niyakap siya ni Albert. Kaya raw nitong itago ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang sekreto. Magpakalayo-layo raw sila. Nakahanda o manong tanggapin ni Lolo Abet ang konsekwensa ng pagmamahal niya kay Rose doon. Mas lalong nalungkot at nawala sa sarili si Rose. Hiniling niya kay Lolo Abet na patay na siya. Hindi raw siya karapat-dapat sa lolo ko. Noong karawan niya, gustong-gusto na umano niyang suwayin ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, isang kamalasan ang lahing meron sila. Nakakasuka, nakakapandiri na kahit kanino, hindi pwedeng ipagmalaki. Ang kanilang pamilya, may lahing aswang.
at hindi siya masayang malaman na sa 18 karawan niya. Kailangan niyang tanggapin ang pamana ng kanyang lola para maging ganap na siyang aswang, kagaya ng buong pamilya niya. Nag-iyakan silang dalawa nang sabihin ni Lolo na wala siyang pakialam kahit aswang si Rose. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila at walang sino man ang pwedeng maghiwalay sa kanila. Kaso nga lang, umiling si Rose. Huli na nang malaman niyang may napulot din palang patalimang babae. Hindi nakapalag si Lolo nang laslasin nito ng tuluyan ni Rose ang sarili niyang leeg. Nagsumigaw si Lolo pero tila ba walang nais tumulong sa kanya. Mababaliw siya sa sobrang takot nang makita niyang bumubulwak ang masaganang dugo mula sa leeg noon. Gayunpaman, kahit hirap na at naghihingalo ay naipaabot pa din ng dalaga ang kanyang mensahe kay Lolo. Mahal na mahal niya ito. Sa tuwing babanggitin ni Lolo ang tungkol kay Rose, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat na tila nakadagan sa aking dibdib. Nasaktan ako para sa kanila. Masahol pa sila kay Romeo at Juliet. Hindi iniwan ni Lolo si Rose hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito. Kahit harap-harapan na niyang sinisisi ang mga magulang nito sa pagtutulak sa kanilang anak na hindi naman ito ginusto, hindi niya iniwan ang babae. Makalipas ang ilang taon, nakapag-asawa si Lolo. Siya na nga ang lola ko. Hindi ito aswang pero minsan nasasaktan si Lola kapag natatawag siyang Rose ng lolo ko. Naisip namin na baka hirap talaga makamove on si Lolo noon. Mawala ba naman ang babaeng minahal na niya simula ng pagkabata, di ba? Siguro, naghahanap pa si Lolo ng part 2 ng pagmamahalan nila ni Rose noon. Gaano man ako naantig sa kanilang kwento ay hindi ko maiwasang malungkot. Ang aming pamilya ay nagtatago sa anino ng kahapon nila ni Rose. Pumanaw si Lolo noong nakaraang taon. Kahit palaging nasa isip niya si Rose, alam ko naman na minahal niya rin si Lola. Hindi naman sila magkakaanak ng dalawa kung hindi nila minahal ang isa't isa, di ba? Siguro, masyadong mahiwaga ang pag-ibig na kahit dulo ng kamatayan ay tatawirin. Napatunayan kong marunong din palang magmahal ang mga aswang. Higit pa sila sa normal na tao, lalo na't kaya nilang magmahal ng wagas. Ang turo sa akin ni Lolo, kapag natagpuan ko na umano ang babaeng para sa akin ay sana huwag ko nang pakawalan pa. Maging matapang ako sa pagharap sa responsibilidad. Sa awa ng Panginoon, nakapag-asawa na po ako. Mabait at magalang kagaya ni Lola. Wagas din siyang magmahal kagaya ni Rose. Kahit hindi ko kadugo ang babae ay nagpapasalamat ako sa kanya. Kahit sa huling yugto ng kanyang buhay, minahal niya ang aking Lolo Abet at pinanatili niya itong ligtas. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Yvonne Manalo. 18 taong gulang pa lamang po ako ngayon. Babae ako at kasalukuyang isang working student dito sa Tagum, Davao. Gawa ng working student ako ay araw-araw akong busy dahil naglilinis po ako ng bahay ng aking amo. At kapag nagtatrabaho ako ay nag-headset po ako at nakikinig sa inyong mga kwento. Nagsilbi po itong pampalipas oras ko habang ginagawa ang gawaing bahay. Dahil kapag naka-headset ako, hindi ko namamalayan ang pagtakbo ng oras at hindi ko ramdam yung pagod. Halos araw-araw po akong nakikinig sa kwento nyo at isa sa paulit-ulit kong pinapakinggan ay ang 12 bulitas at bakod ni Lola.
Ganun talaga sir sa gawa ng may halong love story kasi doon. Bata pa lamang ako, mahilig na talaga ako sa mga katatakutan na mga kwento. Kumaging sa mga palabas sa telebisyon. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay totoong karanasan ayon sa aking ama. Naging bantog daw kasi ito sa lugar nila noong kabinataan pa lamang ni Papa. Hindi ito konektado sa amin, Sir Seth, pero sobrang nangilabot ako habang ikinikwento ito ni Papa sa amin. Bali, bibigyan ko po kayo ng intro kung paano at bakit kinwento ito ni Papa. Ang bahay namin, nasa medyo bundok na po doon sa may Cotabato. Pero meron naman kaming kapitbahay na malapit. Ang kapitbahay namin na ito ay kaibigan ko, yung anak nila. Babae yung anak nila na mas matanda lamang sa akin ng 1 taon. Ang pangalan niya ay Ganggang. Gawa nga ng magkapitbahay ay minsan sabay-sabay kaming kumakain. Lalo na kapag nag-iihaw ng manok itong si Papa o kaya ng pato. Marami po kasi mga alagang manok at pato po noong mga panahon na iyon, Sir Seth. Isang partikular na gabi noon, nag-ihaw ng manok si Papa. Tansya ko ay nasa 6:00 na nito ng gabi. Inutusan kami ni Papa na bumili ng mga ricados na kakailanganin para sa lulutuin ng manok. Gawa nga nang naubusan po kami noon. Dahil nga sa gabi na, natakot ako syempre. Kaya pinasama na lamang si Ganggang ng kanyang ama sa akin at ang kapatid niyang babae na si Maymay. Ang mga pangalan po na binanggit ko ay totoo naming mga pangalan. Sabali, ayun na nga. Pag nasa medyo bundok ang bahay mo, malayo talaga ang mga kapitbahay, lalo na ang tindahan. Marami ka pang dadaanan ng mga kakahuyan at isang ilog. Ang ilog na ito ay malapit lamang din sa bahay namin. Bale, nasa baba lamang po at may bangin po doon. Doon kami dumadaan pababa ng ilog. Pag nakalagpas ka ng ilog ay isa pang bangin naman paakyat patungo sa tindahan. Pero gaya ng sabi ko ay malayo ang tindahan na ito. Naglakad kami. Nakabili naman kami ng maayos na mga inutos sa amin at umuwi na rin kami noon. Nasa kalagitnaan na po kami ng paglalakad ay dadaan po kami sa hindi kalakihang puno sa gilid ng daan. Ang puno na ito ay tumatakip sa liwanag ng buwan. Bukod sa flashlight na dala namin, Sir Seth, tanging ang buwan lamang ang nagsisilbing ilaw namin pauwi noon. May dala kaming 1 itak. Nang humakbang na nga itong si Maymay sa puno, gawa nang siya ang nauna. Sumunod naman kami at nasa likod ko naman si Ganggang. Ang daang tinatahak nga namin ay daan na tao lamang ang pwedeng dumaan. Kumbaga, kung may makakasalubong ka, medyo siksikan na. 1 pila lamang kung maglalakad ka doon. Walang ano-ano. Biglang lumundag pabalik itong si Maymay dahil may nakita itong anino na bigla na lamang sumulpot doon sa kahoy na naliliwanagan ng buwan. Takot na takot ito kaya nagsimula na din akong makaramdam ng takot noon. Siyempre pati si Ganggang. Pero napag-isip na rin namin na kailangan na nga naming magmadali noon at nang makauwi na kaagad dahil hinahantay pa ang pinabili sa amin noon. Kaya naman nauna itong si Ganggang na may hawak na itak para tingnan doon sa puno kung talaga bang may anino. Bumalik ito. Sabi niya, totoo ngang may anino na bigla na lamang sumulpot doon. Kaya ang ginawa namin ay sabay-sabay kaming tatlo. Pinilit naming humakbang papunta doon. Laking gulat ko, Sir Seth, nang may makita akong anino talaga doon. 3 anino na sumulpot. Nataranta kami noon. Siyempre, iniisip namin na baka nga
may kung anong nilalang ang meron doon. Kasabay pa noon, Sir Seth, ay meron kaming naririnig na tiktik. Pero nakasanayan na namin ito dahil gabi-gabi naman atay walang palya ang pagtiktik na ito. Naririnig din naman namin ito kahit nasa bahay kami. Tiningnan ulit namin ang tatlong aninong yon. Napaisip ako. Pag humahakbang kasi kami, bigla na lamang susulpot yung aninong ito. Tatlong anino. Hanggang sa doon ko lang napagtanto na anino lamang pala namin ang mga nakita namin na yon. Dahil nga natatakpan ng puno ang liwanag ng buwan. Kaya siguro mukhang ibang tao ang nakikita namin. Tawang-tawa kami ng patuloy na sa paglalakad nun kasi kami lang din naman pala ang tumatakot sa sarili namin. Nung naroroon na po kami sa ilog, Sir Seth, bali inaakit na namin ang bangin na ito. Hindi naman ito masyadong mataas. Nasa kalagitnaan na kami nun. Biglang halos itulak na kami nitong si Ganggang. Nabilisan na nga. Halos nagsusumiksik pa nga ito para makauna lamang sa amin. Sa pagtataka ko at syempre, takot na rin. Tinanong ko kung ano bang meron at sumagot ito na sa baba umano ng bangin sa bandang puno ng bayabas ay merong figura ng isang tao na sinusundan kami ng tingin. Itong si Maymay na nauna sa amin ay sumigaw na lamang ng salitang, "Sa ngalan ng Diyos, palayo na." Sinunod ko na rin ang sinasabi nitong si Maymay. Sumigaw din ako ng katulad nun. Lagi naming binabanggit yun kasi takot na takot po kami. Halos lakad takbo na rin ang ginagawa namin para lang makarating agad sa bahay. Kahit nga pagod ay hindi na namin ininda yun. Nakarating kami sa bahay na hingal na hingal. Sinumbong nga namin ito sa aming mga magulang. At doon na nga nag-usap si Papa at ang ama nito ni Ganggang at Maymay tungkol sa mga naging karanasan nila sa aswang. At ang isa sa mga nagustuhan ko ay yung tungkol sa tatlong magkapatid. Gaya nga ng sabi ko, Sir Seth, ay hindi po ito konektado sa pamilya namin pero nangyari po talaga ito sa baryo nila, Papa, na naging bantog nga daw ang istoryang ito. Subali, point of view na po ni Papa ang gagamitin ko dito para mas lalong maintindihan ng ating mga giliw na tagapakinig. Subali, ito na nga. Simulan na natin to. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jude. Palayo ko po ito, Sir Seth. Ang kwento na ito ay nangyari noong kabinataan ko na naging usap-usapan nga sa lugar namin. May isang pamilya noon na nakatira sa liblib na lugar. Dahil nga sa liblib, expected mo talaga na malayo ang mga kapitbahay mo. Lalong-lalo na mga pamilihan na tigit sa lahat ang paaralan. Ang mag-asawa na ito ay merong tatlong anak na puro lalaki noon. Hindi ko alam kung ilang taon na po ang mga ito. Sabihin na lamang natin na hindi tataas sa 15 ang edad ng mga ito. Gawa nga ng malayo ang bahay nila sa paaralan ay hinahatid at sinusundo sila ng kanilang mga magulang papunta at papasok. Siyempre, medyo hindi din naman ganun kakatandaan ng mga ito. At talagang sobrang liblib kasi yung lugar. Kaya kailangan mo talaga ng may makakasama papasok doon. Isang araw, uwian na ng tatlong bata noon at hinihintay na lamang nila ang susundo sa kanila sa paaralan pero halos dumilim na ang paligid ay wala ni isang dumating sa magulang nila para sunduin sila. Nakapagtataka, diba? Tsaka ganun kahirap yung mga panahon na yung gawa ng wala ka namang cellphone na pantext kung ano nang nangyari sa mga magulang o kung bakit wala pa ang mga ito. Gawa ng halos padilim na nun, nagdesisyon ang panganay na uuwi na lamang sila
dahil baka naman may dahilan kung bakit hindi sila nasundo. At kung susunduin man sila ay paniguradong makakasalubong nila ito sa daan, diba? Dahil nga sa gabi na, liwanag na lamang ng buwan ang nagsilbi nilang ilaw para makita ang dadaanan. Noong mga panahon din kasi na yun ay minsan liwanag lang talaga ng buwan, sapat na para makita ang dinadaanan mo. Alam na alam yan ng mga lumaki sa probinsya, lalo na yung mga naabutan yung panahong walang mga poste ng ilaw sa kalsada. Dahil sa medyo may kalayuan ito, inabot sila ng isang oras sa paglalakad. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nila eh, meron umano silang nakasalubong na isang matandang babae. Yung pagiging matanda nito, sakto lang. Yung hindi masyado na masasabi mong uugudugod. Basta matanda lang, na sa tansya nila ay nasa late 40s na pataas ang edad. Bigla itong nagsalita ng, "Mga iho, bakit naglalakad kayo sa ganitong oras ng gabi? Napaka-delikado para sa inyo ang naglalakad. Lalo pat mga bata pa kayo." Sumagot naman itong pangani na, "Ay nga, walang sumundo sa kanila. Kaya umuwi na lamang sila kahit gabi na." Tumango-tango na lamang itong babae na ito. At muli ay nagsalita ulit ito ng, "Nako, hali kayo. Sumama kayo sa akin sa bahay. Doon na lamang kayo magpalipas ng gabi dahil baka kung anong mangyari sa inyo. Bukas na bukas ay ihahatid ko kayo sa bahay ninyo, ha?" Tumanggi itong panganay at sinabing uuwi na lamang daw sila at baka hinihintay sila ng magulang nila noon. At baka mag-alala ang mga ito kung hindi sila makakauwi. Pero Sir Seth, namimilit daw talaga itong babae na ito na tumuloy na nga muna sa bahay niya. Gabing-gabi na nga daw kasi. Tanggi din ng tanggi itong panganay na ito. Hanggang sa sinabi na lamang ng babae na ito na pakakainin niya na lamang muna ang mga ito. Nag-iihaw siya ng manok para sa kanila pero muli ay tumanggi itong panganay ulit. At itong babae na ito ay pilit ng pilit hanggang sa, alam mo na Sir Seth, syempre mga bata yon. Pumayag na lamang sila noon. Sa madaling salita, naglakad sila taliwas doon sa kalsadang dapat nilang daanan pa uwi. Hanggang sa maya-maya pa ay narating na nila ang bahay ng babae na ito. Napaka-weirdo umano ng bahay nito kasi gawa umano ito sa kahoy pero yung tipong napakataas nito na para bang bahay sa mga dagat o malapit sa ilog. Pangdepensa kung sakaling tatas ang tubig. Ganun na ganun kung nakakita na kayo ng ganong klaseng bahay. Siyempre magtataka ka gawa ng tuyot naman yung lupa. Wala namang ilog na posibleng umapot sa bahay na yon. Nasa gitna pa nga ito ng kakahuyan, kagaya ng kabahayan ng magkakapatid na ito. Bukod pa dito, may malaking bintana din daw ang bahay na ito. Isang bintana lamang daw sa likod ng bahay. At ayun na nga Sir Seth, gaya ng pinangako ng babae ay nag-ihaw nga ng manok ito. At yun yung ulam nila sa gabing yon. Masarap umano yung pagkakaluto. At pagkatapos ng kumain ay tila ba nakalimutan na ng magkapatid na dapat ay uuwi sila pagkatapos nilang kumain. Pinatulog kasi sila ng babae na ito. Tapos ayon sa panganay, nasa baba lamang umano yung babae. Ewan ba nila kung anong ginagawa pero ay na nga Sir Seth, nakatulog ang dalawang nakababatang kapatid nito pero ang panganay ay hindi man lamang nakaramdam ng antok. Dahil siguro nanibago ito sa lugar
at sa ibang bahay pa sila kaya umabot na lamang ang hating gabi ay hindi man lamang ito dinalaw ng antok. Maya-maya pa, Sir Seth, nakarinig ito ng mga boses na papalapit sa bahay na yon. Napakaraming boses ito. Halos lumiwanag umano ang labas ng bahay. Nagtaka itong panganay kung ano ba ang meron kaya sumilip ito sa maliit na siwang ng dingding ng bahay na yon. Nakita niya nga na maraming tao ang unti-unting dumadating. Ang dahilan ng pagliwanag ay may bitbit itong mga gasera. Binalot ng kuryosidad ang panganay at inalampa kung ano ba ang gagawin ng mga ito doon. Gabing-gabi na, di ba? Sa pagsilip niya, nakita niya na may iniinit na tubig sa malaking kawa ang mga ito. At doon ay nakaramdam siya ng pagdududa. Nang kumukulo at siguradong umuusok na sa init ang tubig na ito, ang babaeng nagpatuloy sa kanila, biglang nagsalita ng, "Sige na, kunin niyo na ang tatlong baboy sa taas. Kitilan niyo na ng buhay at na makapagsimula na tayo." Siyempre magtataka ka, Sir Seth. Sinong tatlong baboy ang tinutukoy nun? Wala namang ibang hayop sa loob o sa taas ng bahay kung nasaan sila. Sa madaling salita ay tatlo lamang sila ang naroroon. Tatlong tao, humihinga, buhay na buhay. Nang marinig ito ng panganay, kinutuban na ito. Nilapitan niya ang dalawa niyang kapatid at ginising ang mga ito dahil tataka sila. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi magising-gising ang dalawang ito. Umabot na sa puntong maiyak-iyak na itong panganay. Sinampal, kinurot, pinaghihila niya ang mga kapatid niya pero tanging ungol lamang ang narinig niya sa mga ito. Hindi talaga magising-gising. Hanggang sa maramdaman niya na lamang na meron nang umaakit sa bahay. At kahit labag sa kalooban na iwan ang mga kapatid, kinakailangan niyang iligtas ang sarili. Umakit siya sa bintana at sa labas ng bintana na ito ay may malaking puno ng malunggay. Umakit siya sa malunggay pero hindi po siya bumaba. Ang ginawa niya ay inakyat pa ang taas na malunggay na ito hanggang sa maabot niya ang bubong ng bahay. At doon, dahil nga malambot na gawa sa kugon ng bubong ng bahay na ito ay doon siya nagtago. Sa mga taga-probinsya dyan na kugon ng bubong ng bahay, alam po natin kung paano ito ginagawa at kung ano ang mukha nito kaya, yun nga, ito yung masasabi nating perpektong lugar para pagtaguan niya. Tiniklop niya sa katawan niya ang isang bahagi ng kugon na nakatali noon para hindi siya makita. At mula sa kinaroroonan niya ay kitang-kita niya ang dalawang kapatid niya na himbing na himbing sa pagkakatulog noon. Walang ano-ano ay pumasok ang tatlong kalalakihan na may dalang patalim. Pero siyempre nagtaka mga ito kung bakit dalawa lamang ang naroroon. Nagsimula nang maghanap ang mga ito sa isang nawawala. Pero sa awa ng Panginoon ay hindi po talaga nila makita ang panganay kaya parang tinuloy na nga nila ang ginagawa nun. Pasintabi po sa mga nakikinig, lalo na sa mga may kasamang bata ngayon. Kitang-kita ng panganay na ginilitan sa leeg ang dalawa niyang kapatid nun. Pinutol na mga ito ang braso, kamay, paa at ulo ng mga kapatid niya. Halos mahimatay sa sobrang takot, kaba at awa ang panganay pero tinakpan niya na lamang ng mga palad niya ang bunganga niya para hindi makalikha ng anumang ingay. Sobrang nakakaawa talaga, Sir Seth, ang nangyari sa mga kapatid niya.
Sinisi niya ang sarili niya kung bakit pumayag siyang sumama sa babaeng nagpakita ng kabaitan sa kanila, pero sa loob pala nito ay isang balat kayo lamang pala. Yung kamay at ulo at ibang bahagi ng pinutol nila, pinasok nila ito sa isang malaking baol. Para itong balde, pero kakaibang mukha nito. Isipin na lamang nating isa itong malaking balde na may takip. Tinago nila ito doon sa loob ng bahay. Inihaw na nila na parang baboy ang mga kapatid ng panganay na ito. Yung mga natirang parte ay inilabas nila kumbaga. Parang piyesta na nagsalo-salo ang mga ito doon. Halos matroma umano yung panganay, pero hanggang sa umaga, hindi pa rin ito lumabas sa may bubungan. Tiniis niya ang hirap ng pagtatago doon. Hanggang sa magliwanag na ay napansin nga ng panganay na may mga taong dumadating sa bahay na ito. Namukaan niya ang mga ito. Iba dito ay mga pulis dahil naka-uniforme ang mga ito. Nagmistulang may handaan ang bahay na yun, Sir Seth. At nang marami nang ang tao ang kumukuha ng pagkain at aakmang susubo na, saka pa bumaba ang panganay at pinigilan ng mga ito, sabay sabing karne ng tao ang kinakain nila. Karne ng mismong mga kapatid niya. Nagtinginan ang mga taong nakarinig, pero ang iba ay hindi naniniwala sa panganay na ito. Ang isang pulis ay tinanong siya kung may patunay ba siya na karne ng tao ang inihanda, kaya agad na tumango itong panganay. Umakyat sa taas ng bahay, kinuha ang isang malaking baol. Tinawag niya ang mga tao at pinakita ang laman ng baol na ito. Doon ay napatunayan niya na totoo ang sinasabi niya. At agad-agad na pinagpoposasan ng mga taong nandoon sa bahay at ang babaeng minsan nang nagpakita ng kabaitan sa kanila. Nakumpirma nga na aswang ang mga ito, at ang akala pa ng mga bisita ay meron lamang nahandaan sa lugar dahil sa birthday umano ng babaeng may-ari ng bahay. Hanggang dito na lang ang kwento na ito, dahil hindi na namin alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Pero para sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan na naway magsilbi itong aral na huwag basta-basta maniniwala sa tamis ng dila ng tao, lalo pat hindi natin ito lubos na kilala, mag-iingat tayo sa mga nakakausap natin at naway nagbigay ito ng konting aral para sa mga anak at mga magulang.